Siyang hinagad ng mga kamay ni Marlene ang telang pinadala sa kanya ng kasintahan mula sa Italy. Madulas at puting-puti na may alsadong Boda na kulay ginto. Isang husay na Budista si Marlene sa kanilang lugar sa Barangay Kupang West na nasasakop ng Balanga City. Specialty ni Marlene ang paggawa ng mga wedding gown. Malakas ang kanyang shop na nasa harap ng kanilang bahay na nasa tabing daan. Lagi siyang maraming tanggap na tahiin. Marami siyang mga kaibigan teacher na sa kanya nagpapagawa ng mga uniforme. Tatlo ang kanyang mananahi na puro babae. Hindi sila nawawala ng mga tahiin. Ang mga estudyante ng high school at elementary sa kanilang lugar ay sa kanya nagpapatahin ng mga uniforme. Hindi rin sila nawawala ng mga tinatahing wedding gown. Kahit pa sabing na uso na ang mga inaakilang damit pangkasal, marami pa rin ang may gusto na magpatahi. Mahusay gumawa ng wedding gown si Marlene. May mga katulogos siyang pinapakita sa kanyang mga customer. Ituro lang sa kanya ang nagustuhan isang customer, kaya-kaya niyang gawin na katulad ng mga nakikita sa katalogo. Kaya naman pagdamit pangkasal ng pag-uusapan, laging siyang pinupuntahan ng mga kinakasal sa kanilang lugar at maging sa ibang barangay ng siyudad ng Balanga. Ang galing namang pipili ng tela ni Kuya Bernie. Humahangang sabi ni Norma habang hinihimas ang tela na kalatag sa mesang tabasa ni Marlene. Ang sinasabi nitong Kuya Bernie ay ang kanyang kasintahang na si Italy. Talaga magaganda raw ang mga tela si Italy? Kaya lang mahal, wala pa ako nakikitang ganitong tela dito sa atin. Meron man siguro hindi ganito kaganda, ani Marlene. Talagang wala, burdang-burda pa lang napakaganda na. Lalo na siguro kapag nagawa mo nila at naisuot. Chuck, ikaw ang pinakamagandang bride ng taon. Sabat ni Noemi na nasa mukha ang malaking paghanga. Tabasin mo na ate para ma-display muna natin sa estante. Tiyak na tatawag ng pansin na wedding gown na yan kapag nagawa. Sigit naman ni Marita. Pero huwag niyo muna ipagsasabi kahit kanino na ako may-ari ng wedding gown. Tayo-tayo lang ni nanay nakakaalam. Oo ate, chorus ang tatlo niyang mananahi. Sige, ituloy niyo na pananahin niyo habang tinatabas ko to. Kailangang mayari natin lahat ng mga uniforming niya ng mga teacher. Huwag ka mag-alala ate Marlene. Bukas ng hapon, pwede na natin ihatid ang mga to sa BNSAT. Masisingil na natin lahat ng mga to. Sabi ni Marita at saka bumalik sa harap ng makina nito. Sumunod na rin dito ang dalawa at nagsimula ng manahi. Minsan pang hinagod ni Marlene ang telang nakalatag sa ibabaw ng mesang tabasan niya bago niya sinimulang tabasin. Palibasa ay alam na niya ang sukat ng kanyang katawan kaya madali na para sa kanyang pagtabas niyon. Metikuloso siya pagdating sa pagsusukat kaya siguro walang isa mang bumabalik sa kanyang mga customer para sabihing maluwag o masikip ang kanyang pagkakagawa. Ayaw niyang may masabi sa kanya ang kanilang mga customer. Kaya naman pati ang tatlo niyang mananahi binibilihan niyang sundin ang bawat sukat ayon sa kanyang pagkakatabas. Tulad din niyang masinop at magaling na manahi ang tatlo niyang tauhan. Wala siyang konsumisyon sa mga to pagdating sa trabaho. Sinimulan niyang tabasin ang damit pangkasal. Sumisigid pa rin ang kaligayahan sa kanyang puso habang tinatabas niya ang wedding gown na para sa kanya. Hindi naman niya pangarap na magsuot ng napakagandang wedding gown. Tama na sa kanya yung siya ang manahi para magawa niya ang kanyang gusto. Kahit mumurahin lang ang tela, kaya naman niya yung pagandahin. Bukod sa napakahusay niyang modista, magaling din siyang magburda. Kahit mumurahin lang ang mga tela, kaya niyang gawing napaka-elegante ng wedding gown. Kaya niyang palabasing napakamahal ang isang wedding gown sa pamamagitan ng husay niya sa pagbuburda. Kaya nga kilalang kilala na siya sa Balanga City at sa mga karatig bayan pagdating sa paggawa ng wedding gown. Makalipas ang isang linggo, isang napakaganda at eleganteng wedding gown ang nakadisplay sa stante ng shop ni Marlene. Ang manikin niyang kasing taas niya at kasing katawan ay nakadagdag ng atraksyon sa suot niyang wedding gown. Lahat ng mapadaan sa harap ng shop niya saglit na humihinto para tingnan ang napakagandang wedding gown na nakadisplay. Mapalalaki o babae at maging may asawa, may paghangal lumalabas sa bibig habang pinagmamasan ng wedding gown. Marlene, sino ba may-ari ng wedding gown na yan? Napakaganda naman? Tanong ng may edad na babaeng pumasok sa shop niya. Nasa itsura ng babae na mukhang may sinasabi sa buhay. Kayo pala Aling Rosa? Bati ni Marlene sa may edad na babae. Mayaman siguro nagpagawa sa inyo ng wedding gown na yan. Mukhang mamahalin ng tela.
anito habang hinahaplas ang wedding gown na nasa loob ng estante. Mukhang imported ang tela. San mo yan nabili? Ah, paggawa lang ho sa akin niya ng isang taga Manila. Sa Italy pa raw binili ang tela niyan. Kaya pala, maganda ho ba talaga? Nasisiyang tanong ni Marlene. Oo, pwedeng ilagay sa katalog, sagot ng babae. May kasiyang sumigid sa dibdib ni Marlene sa sinabi ng babae. Sa totoo lang, yun ang pinakamaganda niyang ginawang wedding gown. Marami na siyang ginawang wedding gown na katulad din ng style na kanyang ginawa. Pero kakaiba sa lahat ang wedding gown na yun. Hindi ko mo siya ang nagagamit ngayon, kaya pinag-igihan niya ang pagpapaganda. Maganda lang talaga ang tela, tamang-tama sa naisip niyang style. Kapag ikinasal ang bunso ko, ganyan din ang gawin mo sa kanyang damit, ha? Hindi baling hindi na important ang tela, basta katulad na katulad niyan. Sabi ng maedad na babae na hindi inaalis ang tingin sa wedding gown. Dapat humanap na kayo ng ganyang tela. Kahit hindi na important ang tela, kayang-kaya ni Ate Marlene na gawing mukhang imported kapag nabordahan niya ng katulad niyan. Sabat ni Normie na kanina pa nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Kailan mo bang kasal ang bunso niyo? Sabi naman ni Nora. Matagal pa naman pero sasabihin ko sa kanilang pumasyal dito sa shop niyo para makita nila ang wedding gown. Tama ho yan dahil malapit na yatang kunin ang nagpagawa ang wedding gown. Baka ho sa isang buwan, iba na ang wedding gown na nakadisplay sa aming istante. Singit ni Marita. Alam na kasi ng mga taong nalalapit na pagpapakasal ng kanilang mabait na amo pagdating ng kasintahan nito mula sa Italy. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanilang dalawa na magpunta dito kapag nakaluwag sila sa kanilang mga trabaho. Sagot ni Aling Rosa. Maiwan ko na kayo. Nagandahan lang talaga ako sa wedding gown kaya ako napapasok. Sige ho, Aling Rosa. Ani Marlene, na hinatid pa ang maedad na babae hanggang sa labas ng pinto. Pinagmasdan pa niya ang dalawang magkapares sa babae at lalaki na tinitingnan ang wedding gown bago siya bumalik sa loob ng shop. Sabi ko na sa iyo, Ate Marlene, malakas attraction ng wedding gown mo. Ngayon pa lang parang nakikinikinit ako na ikaw ang pinakamagandang bride kapag naisuot mong wedding gown na yan. Sabi naman sa kanya ni Normie na makabalik siya sa loob ng shop. Ganyan din ang ipapagawa kong pangkasal kapag nagayana si Carlos. Kulay po siya naman na magiging borda na magiging motif namin sa kasal. Sabi ni Marita na tila nangangarap. Abay, bilisan niyo na ang pagpapakasal. Baka mataong buntis ako, hindi ko na makaya magborda. Birong totoo naman ni Arlene. Gusto kasi niyang kapag naikasal na sila ni Bernie, mag-anak muna sila ng dalawa sa magkasunod na taon. Saka na lamang niya yun susundan kapag malalaki na. Hindi pa naman niya yung sinasabi kay Bernie. Hindi pa nga rin niya alam kung nasabi na ni Bernie sa mga magulang nito ang balak nilang pagpapakasal pag uwi nito mula sa Italy. Sinabi lang sa kanya ng kasintahan na gusto na itong makasal sila sa pag-uwi nito. Sinabi naman niya sa kanya mga magulang ang sinabi ni Bernie. At wala namang tutol ang kanyang mga magulang kay Bernie. Kahit bahagyan nagbago ang pamilya ng kanyang kasintahan mula nang mag-abroad ang anak ng mga to. Hindi na nga lamang niya pinansin ang nakikita ang pagbabago ng ugali ng mga magulang at kapatid ng kasintahan. Ang isip kasi niya, bubukod na agad sila ni Bernie kahit umupo pa lang sila ng bahay hanggat nag-iipon silang dalawa. Hindi naman sa ayaw niyang makasama ang pamilya ng kanyang kasintahan. Gusto lang niya magkaroon sila ng privacy na mag-asawa. Hindi na sila bumabata at gusto na niyang magbuo ng sariling pamilya. 27 na siya at si Bernie naman ay magbe-28. Tamang-tama sa kanilang mga pangarap na magkaroon ng 3 hanggang 4 na anak. Sasama ka bang sumundo kay Kuya Bernie, ate? Tanong ni Marita. Oo naman, tsak na matutuwa si Kuya Bernie kapag nakita niya ang ginawa mong wedding gown. Nasasabik na nga ako maisuot ng wedding gown eh. Kung hindi lang masamang isukat, dapat suot ko yan nung kuhanan ako ng litrato para ipadala kay Bernie. Naku ate, wag na wag mong gagawin yan. Baka hindi matuloy ang kasal din ni Kuya, sabi ni Normie. Talagang hindi, kaya ngayon lang ang pinakuhanan ko ng litrato para ipadala sa kanya. Gusto ko kasing malaman kung magugustuhan din niya ang ginawa kong wedding gown. Tsak na magugustuhan niya yan. Lahat na makakakita sa wedding gown, gandang-ganda. Baka nga bumili pa yun ng ganyan ding tela para sa mga magiging abay niyo. Uwi ka naman ni Nora. Ganun na nga sana ang gusto ko, kaya lang baka malaman ang kanyang mga magulang at may masabi pa sa akin. Anya sa tatlong mananahi. Alam din kasi ng mga to na malaki ang pinagbago ng ugali ng pamilya ng kanyang kasintahan mula na mag-abroad si Bernie. Nung hindi pa nag-abroad si Bernie,
Mabangong-babango siya sa mga magulang nito. Madalas sa kanyang shop ang nanay at mga kapatid ni Bernie. Tricycle driver lang si Bernie nung hindi pa nag-aabroad. Dahil si Bernie ang tinitibok ng kanyang puso. Binaliwala niya sa kanya ang anumang trabaho nito. Hindi na lamang niya pinapansin ang malaking pagnagbago ng ugali ng mga magulang ng kasintahan. Baka maging daan pa yun ang pagkakasira nilang dalawa ni Bernie. Maayos naman at malakas ang kita ng kanyang shop. Kahit papano, mabubuhay sila ng maayos si Bernie sakaling magpa siya siyang magpakasal. Higit na malawag ang kanilang buhay kaysa sa pamilya nila Bernie. Kartero ang kanyang tatay sa munisipi ng Balanga at napag-aral pa nila ang tatlo niyang kapatid na sumunod sa kanya. Samantalang ang mga kapatid ni Bernie, nakapag-aral lang muli nang maabroad ang kanyang kasintahan. Marami na siyang naitulong sa kasintahan nang uma-apply pa lamang to sa abroad. Bali wala naman yun sa kanya at hindi siya umaasang babalik sa kanya ang mga naitulong niya sa pamilya nito. Magiging miyembro na rin naman siya ng pamilya nito kapag kasal silang dalawa. Ganun lang kababaw ang kanyang kaligayahan. Hindi inaasahan ni Marlene na magiging bisita niya ng gabing yun si Mark. Hindi pa sila magkasintahan ni Bernie ay naliligaw na sa kanya ang lalaki. Hindi lang niya binigyan ng pagkakataon si Mark dahil nagpapalipad na sa kanya ng hangin noon si Bernie. Gwapo si Mark at maaliwan ang buhay ng pamilya nito. Tapos to ng engineering at namamakyaw ng mga paggawaing bayan. May malaking hard work to sa Balanga. Ilang beses niya itong tinapat. Hindi pa man niya sinasagot ng si Bernie. Tinapat na niya ang lalaki na walang aasahan sa kanya. Taglay ni Mark ang mga katangi ang hahanapin ng isang babae sa isang lalaki. Maaliwan ang buhay at gwapo. Bukod sa mabait na ay wala pang bisyo. Pero hindi si Mark ang tinitibok ng kanyang puso kundi si Bernie na isang tricycle driver. Wala naman siya pinagsisisihan, lalo ngayong maayos ang buhay ni na Bernie dahil naswertihan itong makapag-abroad. Napasyal ka? Tanong niya kay Mark matapos niyang ilapag ang baso ng juice sa harap nito. Tulad ng dati, nagbabaka sakali pa rin bigyan mo ng pansin? Sagot nito sa masayang boses. Naku, hindi na mangyayari ang hinihiling mo. Malapit ang dumating si Bernie. Niyayaya na niya ako magpakasal. Sabi niya ditong natatawa. Ganun silang lagi ni Mark kung mag-usap. Masayahin kasi ang lalaki kahit lagi niya itong tinatapat na wala nang aasahan sa kanya. Kailan ba ang uwi niya? Anito matapos lumagok ng juice. Ito daw buwan na to, wala pa lamang petsyang sinasabi. Ang swerte naman ni Bernie. Sabi nitong nasa boses ang panghihinayang. Swerte din naman ang magiging asawa mo. May maayos kang trabaho at buko doon, napakagwapo mo pa. Hindi nawawala ang ngiti niyang sabi dito. Kung sana ikaw na ang babaeng yun, pwede ko nang sabihin na ako ng pinakamaswerteng lalaki sa ibabaw ng lupa. Madamdamin itong sabi sa kanya. Hindi na pwede mangyari ang sinasabi mo. Siguro hindi talaga tayo ang magkapalaran. Kaya ngayon pa lang ay simulan mo nang humanap ng babaeng karapat-dapat sa pag-ibig mo. Ganun nga lang siguro ang gagawin ko. Tsak na matatagalan pa bago ka may makapalit dito sa puso ko. Minadama siyang awa kay Mark. Alam niyang gaano kalaki ang pag-ibig nito sa kanya. Kaya lang, hindi ito ang tinitibok ng kanyang puso. Sabi nga niya sa kanyang sarili na mapalad ang babaeng pag-uukulin ng pag-ibig ni Mark. Bukod sa mabait, ang lalaki ay stable pa ang trabaho nito. Pero wala siyang magagawa. Hindi si Mark ang tinitibok ng kanyang puso. Tutuloy na ako, sabi nitong tumayo na. Tumayo na rin si Marlene para ihatid ang lalaki hanggang sa pintuan. Humanap ka na kasi ng babaeng pag-aalayan mo na yung pagmamahal. Maging magkaibigan na lamang tayo. At gusto kong maging isa ka sa aming magiging ang mga abay kapag kinasal na kami ni Bernie. Hayaan mo. Kapag kasal na kayo ni Bernie, hahanap na ako ng babaeng katulad mo. Pero hanggat hindi kayo nakakasal, huwag mo sana akong pagbawala na patuloy kitang mahalin. Malungkot itong sabi na makarating sila sa pintuan. Lalo mo lamang pinahihirapan ang iyong sarili. Pero kung bahala, kung yun ang gusto mo, kapag kasal na kami, ipangako mong hihintuin mo na rin ang pagpunta-punta mo dito, ah. Sabi na lang niya kay Mark. Salamat, tutuloy na ako. Sabi nito at saka siya iniwan. Hindi pa muna umalis si Marlene sa harap ng pinto hanggat hindi nawawala sa kanyang paningin ang sasakyan ng lalaki. Saka lang siya pumasok ng ganap itong mawala sa kanyang paningin. Matuling lumipas ang mga araw, dumating ang sandaling pinakahihintay ni Marlene.
ang pag-uwi ni Bernie. Pero gano'n na lamang ang kanyang panlulumo nang hindi siya makasamang sumundo sa kasintahan. At tagal pa naman niyang pinanabikan ang pagdating nito. Kulang na lang ihilahin niya ang mga araw. Kulang-kulang na 5 taon silang dinikita ni Bernie. Panay-tawag lang sa cellphone ang kanilang komunikasyon. At gustuhin man niyang makita agad to, hindi pwede. May tanggap siyang wedding gown na kailangan mayari ngayong araw. Naipangako na niya sa magkasintahan na makukuha ng mga to ang wedding gown mamayang hapon. Hindi niya yun pwedeng pabukas pa. Baka maging abala siya dahil sa pagdating ng kasintahan. Sa lahat pa naman ang ayaw niya, yung masisira siya sa kanyang customer. Kahit na napakalaga para sa kanyang araw na yon, wala siyang magagawa. Dapat sana sumama ka na sa kanilang sumundo, ate. Tiyak na hahanapin ka ni Kuya Bernie paglabas niyo sa airport. Biling pa naman yata niya na sumama ka sa pagsundo sa kanya. Wika ni Norma nang lapitin siya sa may pinto ng shop. Kaalis lang ng arkiladong sasakyan ng mga magulang at mga kapatid ni Bernie ng mga sandaling yun. Dumaan nga lamang sa kanya ang mga to para siya sunduin. Pero hindi nga siya nakasama dahil may kailangan siyang tapusin na wedding gown na kukuhanin mamayang hapon. Kahit sabik siyang makita agad ng kasintahan, ay inignora na lamang niya yun sa kanyang isip. Maintindihan naman siya ni Bernie kung bakit hindi siya nakasama ng pagsundo dito. Ayoko masira sa ating mga customer. Naipangako ko na sa kanila na makukuha na nila ang wedding gown mamayang hapon. Baka kung sasama ako ang sumundo, baka hindi ko na yun matapos. Tsaka na magiging abala ako kapag dumating na si Bernie. Sagot niya kay Norma. Sa bagay, tiyak na lagi narito yun. Sabik na rin siguro si Kuya Bernie na makita ng personal ang wedding gown. Tama ka, gusto na raw niyang makita ang nasuot ko ang wedding gown. Baka ipaalam na niyon sa kanyang mga magulang ang balak naming magpakasal. Sigurado ka bang hindi pa nasasabi ni Kuya Bernie sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagpapakasal niyo? Hindi pa siguro. Kung nasabi na ni Bernie ang tungkol doon, tsaka na magtatanong sa akin si Nanay Marta. Aniya kay Nora. Wala naman siyang binabanggit sa akin. Sana nga, tingin ko kasi kay Aling Marta parang malaki ang pinagbago na pakikitungo sa'yo. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko ha. Huwag ka sanang magagalit. Hingi nito na paumanin sa kanya. Hindi naman siya nagagalit sa kanyang mananahi. Siya man kasi ay ganun ang kanyang pakiramdam mula na magsimulang magpadala ng pera ang kanyang kasintahan sa pamilya nito. Hindi na lamang niya yung pinapansin dahil lagi siyang abala sa trabaho. Pero katulad ng kanyang mananahing si Norma, gayon din ang napunan niya sa mga magulang at kapatid ng kasintahan. Ate? Tawag sa kanya ni Norma. Nasa boses itong pag-aalala na baka nagalit siya sa sinabi nito. Huwag ka mag-alala kung inaakala mong nagagalit ako sa sinabi mo. Ayoko lang sabihin sa inyo na yan din ang nagpakiramdam ko sa nanay ni Bernie mula na mag-abroad ng kanyang anak. Hindi ka ba natatakot na baka ayaw na sa iyo ng nanay ni Kuya Bernie ngayon maayos ang kanilang buhay? Saglit siyang nawala ng kibo sa sinabi ng mananahi. Wala naman akong dapat ikatakot. Hindi ang nanay ni Bernie ang pakakasalan ko kundi ang kanyang anak. Isa pa, bubuko din naman kami agad kapag nakasal na kami ng Kuya Bernie niyo. Sabi niya kay Nora. Kahit ang totoo, bahagya din siya nag-aalala dahil sa malaking pinagbago ng ugali ng nanay ng kasintahan. Huwag na nga yan ang pag-usapan natin. Ang mabuti pa, tapusin mo na yung wedding gown ni Maricar para makapag-relax ka pa bago dumating si Kuya Bernie mamayang hapon. Yaya sa kanya ni Nora. Baka gabihin na yun ang uwi. Ang dinig ko, magsisipamasyal daw muna bago umuwi. Ani Marlene bago ito naupo sa kanyang makinang panahi. Dapat kasi sumama ka na sa kanila, ate. Para naman nakasama mo na si Kuya Bernie sa pamamasyal. Sige, Normie. Ihintayin ko na lamang sila dito. Hindi rin naman kami makakapagsolo ng Kuya Bernie niyo kung kasama namin ng mga magulang at kapatid niya. Tsak na sabik din ang mga yun. Sagot niya. Tama ka. Tsak na hindi mababakbak sa tabi ni Kuya Bernie ang mga yun. Lalo na ang kanyang nanay na akala mo kung sinong mayamat kung makaasta. Hayaan na lamang natin sila. Wala naman tayo magagawa. Sabi na lang niya sa mga mananahi. Tapusin mo na ang ginagawa niyo para mabuo ko na itong wedding gown. Nagsisunod naman sa kanya ang mga tatlo. Na kanya-kanya na bumalik ang mga to sa kanilang malaki na para tapusin ang mga ginagawa. Saglit pa, buhos na ang kanilang atensyon sa wedding gown na gusto nilang matapos. Ganun naman ng mga mananahin ni Marlene. Kapag sinabi niya magtrabaho, walang tutulang mga to.
palibasa magandang pakikitungo niya sa mga to kaya wala siyang problema. Hindi na iba ang tingin niya sa kanyang mga mananahi. Para mga nakababatang kapatid kung ituring niya ang mga to, kaya naman maayos at maganda ang kanilang samahan. Chapter 2. Hating gabi na nang matapos ni Marlene ang wedding gown. Humingi na lamang siya ng paumanhin sa magkasintahan na nagpagawa ng wedding gown dahil hindi niya natapos sa takdang araw na kanyang naipangako. Nagkataon kasi nagkasabay-sabay ang dating ng mga teacher na nagpagawa sa kanya ng mga bagong uniforme. Siya nagsukat sa mga teacher kaya hindi niya agad natapos ang wedding gown na kanyang inaapura. Madalas pa siyang napahinto sa pananahi dahil sumasaliit sa kanyang isip ang pagdating ng kasintahan mula sa abroad. Hindi naman siya nag-alala kahit hating gabi na wala pa ang mga to. Alam niya magsisi pa Michelle pa at mamimili ang mag-ana kaya tiyak niyang hahating gabi na makakauwi. Kahit antok na siya, nakakaramdam ng pagod ay nagbabaka sakali pa rin siyang naghintay sa pag-uwi ng mga nagsisundo sa kasintahan. Mahigit na rin isang oras siyang naghihintay sa pagdating ni na Bernie. Matapos siyang yariin ang wedding gown, ang tatlo niyang mananahi maaga nang pinauwi para makapagpahinga. Marami sila mga tatahiing mga uniforme ng teacher bukas at sa mga susunod na araw. Gusto lang muna sana niyang makita ang kasintahan bago siya matulog. Nang tignan niya malaking wall clock sa dingding ng shop, mag-aalauna na ng madaling araw ang nakaligay doon. Naisip niyang matulog na at bukas na lamang nang maaga siya pupunta kina Bernie. Pinatay na niya ang ilaw sa loob ng shop at sa kanya kinantado yon. Dahil marahil lang nadarama niyang antok at pagod na pananabik sa pag-uwi ng kasintahan, hindi niya napuna ang ventilador na naiwan niya nakabukas. Ilang sadali pa siyang tumayo sa harap ng shop sa pagbabaka sakaling dumaan ang arkiladong sasakyan ng mga magulang ng kanyang kasintahan. Nasa tabing daan ng kanilang bahay, doon dadaan ang sinasakyan ni na Bernie bago yung makarating sa bahay ng mga to na nasa may bandang duluhan ng kanilang barangay. Matagal-tagal din siyang tumayo sa harap ng shop. Wala nang taong naglalakaran sa daan kapag ganong oras na. Mga tricycle na lamang na nagsisipaglamay ang dumaraan. Dalawang magkasunod na paghihikab ang kumawala sa kanya bago siya pumasok. Isinara na niya ang gate at saka pumasok sa para matulog. Matindi na ang antok na nararamdaman niya na makapasok ng bahay. Dumiretso na agad siya sa kwarto pinagsasaluhan nilang magkakapatid. Tulog na tulog na ang dalawa niyang kapatid na babae. Nagpalit lang siya ng damit pantulog at saka humiga na. Nang ipikit niya ang mga mata para matulog ay ang gwapong mukha ng kasintahan ang nasa kanyang isip. Mahigit isang oras na rin ang nakakalipas nang dumaan ang van ng sinasakyan ni na Bernie sa tapat ng bahay ni na Marlene. Saglit na pinatigil ni Bernie ang sasakyan. Bukas mo na lamang siya puntahan, tsak na tulog na niyan si Marlene. Sabi ng kanyang nanay nang akma siyang bababa ng van. Oo nga naman Kuya Bernie, antok na kami. Sigod na ng kapatid niyang babae na sumunod sa kanya. Nakakaya naman kung manggigising pa tayo? Anong bunso nilang babae? Hindi naman tayo manggigising, baka lang gising pa si Marlene at naghihintay. Sagot ni Bernie habang nakatingin sa bahay ni na Marlene na patay ng lahat ng ilaw. Tsak natulog na mga tao dyan, kita mo't wala na nakasinding ilaw? Anong kanyang nanay na nasa boses ang inis. Ikaw nga itong pagod sa malayong biyahe, kailangan nang magpahinga. Saka mo na siya puntahan. Mang Pedring, tayo na ho. Baling nito sa maidad na driver na van. Hindi na kumibus si Bernie nang unti-unting umandar ang kanilang sinasakyan. Kaya lang naman niya pinihinto ang sinasakyan ay nagbabaka sakali siyang naghihintay si Marlene sa kanya. Alam niyang sabik na itong makita siya. Siya man ay ganun din ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Bagamat may konti siyang tampo kay Marlene dahil hindi ito sumamang sumundo sa kanya. Ang huling pag-uusap nila sa cellphone, sasama itong sumundo. Kahit sinabi na sa kanya ng kanyang nanay ang dahilan ng hindi pagsama nito, hindi siya makapaniwalang unahin pa nito ang tinatahing wedding gown kaysa sa kanya. Alam niya kung gaano siya kamahal ni Marlene. Kulang 5 taon silang hindi nakita nito. Ang inaasahan niyang pananabik na magkita sila, hindi niya naramdaman dahil sa nararamdaman niyang inis sa hindi nito pagpapahalaga sa kanyang pag-uwi. Nakarating sila ng bahay. Halos wala ng taong gising. Ang inis na nararamdaman kay Marlene inadagdagan pa. Inakala kasi niya naghihintay ito sa kanya kahit hating gabi na sila ng uwi. Gusto mo bang kumain ulit bago ka matulog? Tanong ng kanyang nanay na makapasok sila sa loob. Hindi na ho, gusto ko nang matulog.
Sagot niyang humakbang patungo sa kwarto pinagsasaluhan naman nila ng kapatid na lalaki. Sinundan lang siya ng tingin ng kanyang nanay sa kanito hinarap ang kanyang mga kapatid at tatay na nagkakagulo sa kanyang mga bagahe. Bukas niya nabuksan ng mga yan, magsitulog na rin kayo. Dinig pa niyang sabi ng mga to bago siya pumasok ng kwarto. Nahiga na agad siyang nang makapasok. Saka lang niya naramdaman ng pagod at antok nang lumapit ang likod niya sa kama. Saglit lang ay hinilan agad siya ng antok. Hindi alam naman ni Marlene kung gaano nakatagal siya nakakatulog nang gulang tangin siya na malalakas sa sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Para pa siyang naaalimpungat ang bumangon para alamin kung anong dahilan ng pagkakaingay ng mga tao. Bago pa siya nakalabas ng kwarto, bumukas ang pinto at humahango sa pumasok ang kanyang tatay. Marlene anak, yung shop mo nasusunog! Anito na nasa mukha ang pagkabalisa. Ho? Tanong niya nagmamadali bumangon ng kama. Ginising na rin niya ang dalawang kapatid na tulog na tulog. Sabay-sabay na sila mag-aaman na lumabas ng kwarto. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at bahagya pa siya napaurong nang salubungin siya ng makapal na usok. Napaubo siya ng ilang ulit. Wala siya makita kundi puro usok. Dinig niya ang pagkakagulo ng mga tao sa labas ng bakuran. Gustuhin man niyang lumabas ay hindi niya magawa. Narinig niya ang boses ng kanyang tatay sa kanyang likuran. Marlene, halika na, baka abutin ang apoy ang ating bahay. Doon tayo sa likuran magdaan. Sabi nito, kahit nakakaramdam siya ng takot ay nagawa niyang sumunod. Nakita niyang palabas na ang tatlo niyang kapatid at ang kanyang nanay. Napahawak siya sa kamay ng kanyang tatay at pakaramdam kasi niya, kumikinig ang buo niyang katawan. Halos magkabuhol ang kanyang mga tuho dahil sa pangangalog na kanyang nararamdaman. Kumapit kang mabuti anak, sabi ng kanyang tatay nang maramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ligtas naman sila nakalabas na mag-anak. Umikot sila sa likuran ng bahay para makalabas sila hanggang sa labas ng daan. Nang makalabas sila mag-anak, siya naman dating ng dalawang truck ng bombero. Sa mismong tapat nila huminto ang mga to. Ilang sandali lang ay naiayos ng mga bombero ang mga hose na magbubuga ng tubig. Akaraan pa ang ilang sandali, unti-unti nang humuhupa ang malakas na apoy mula sa nasusunog na shop ni Marlene. Ate Marlene, anong nangyari? Bakit nasunog ang ating shop? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Nora na hindi niya mamalayan na kalapit na sa kanya. Hindi ko alam. Ginising lang ako ni tatay na makalabas kami ng bahay saka lang nagdatingin ang mga bumpero. Nalilito niyang sagot kay Nora. Wala ka ba naiwan nakabukas na appliances na magsara ka kagabi? Naiwan ko. Baka may nakalimutan akong patayin dahil sa sobrang antok. Sagot niyang gusto nang maiyak. Mabuti naman nakarating ka dito. Nagising lang ako nang marinig ko nagkakaingay mga tao sa labas ng daan. Napatakbo na ako dito nang malaman kung ang shop natin ang nasusunog. Maya-maya pa ay tuluyan na humupa ang apoy. Bagyong usok na lamang ang natitira mula sa loob ng nasunog na shop. Ate, yung wedding gown mo at yung natapos mo kagabi. Malamang na parehong. Hindi na naituloy ni Norma ang sasabihin. Wala tayong magagawa. Hindi natin kagustuhan na nangyari. Saka lang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Nang sabihin sa kanya ng kanyang tatay na nasasunog ang shop, ay ang wedding gown agad na pumasok sa kanyang isip. Wala nga lamang siya magawa para mailigtas ang wedding gown at ang nilamay niyang para sa isa niyang customer. Malaki na ang apoy na makalabas sila mag-anak. Gustuhin man niyang mailigtas ang wedding gown ay baka siya naman ang madisgrasya. Halika tingnan natin kung anong mga nasunog sa loob. Yaya sa kanya ni Nora. Isa-isa na nag-uuwian ng mga tao pati na rin ang dalawang truck ng bombero. Ilang mga nag-uusyosa na lamang ang natitira. Tuluyan na napaiyak si Marlene nang makapasok sila ni Nora sa loob ng nasunog na shop. Halos wala nang pakikinabangan sa mga kagamitan nila sa pananahi. Ang tatlo na lamang nilang makina sa pananahi ang di nasunog. Ang istante nila pinagde-displayan ng mga nangyayari niyang wedding gown ay basag-basag. Maging ang maniki na sinusuotan niya ng wedding gown ay nagkadurog-durog. Nagkaroon ng tinig ang kanyang pag-iyak nang makita niyang naging uling ang kanyang wedding gown. Maging ang nilamay niyang wedding gown ng isa nilang customer, ganun din ang nangyari. Lumong-lumo siya. Mahigit isang linggo niyang pinaghirapang tahiin ang kanyang wedding gown. Sa isang iglap lang, naging uling ang kanyang pinaghirapan. Paano niya ipapaliwanag kay Bayani ang nangyari? Malamang na magalit ito sa kanya kahit hindi niya kagustuhan yun. Isa pang inaalala niya ay ang mga tela na gagawin niya ng mga uniforme ng mga teacher. Maging ang wedding gown na kanyang nilamay ay kailangan niyang palitan ng bago.
Wala naman siyang problema sa pera at may naiipon siya at kaya niyang palitan ng mga nasunog na tela. Nahihiya nga lamang siya at baka isipin ng kanyang mga customer na naging pabaya siya. Ang higit na bumabagabag sa kanya ay ang wedding gown na kanyang isusuot sa kanilang kasal ni Bernie. Kahit may pera siyang pambili, hindi na katulad ng dati ang magiging tela niyon. Sa Italy pa binili ni Bernie ang tela. Saka lang niya naisip si Bernie na dumating na nga pala ito kagabi. Hindi mo ba napansin ang kuya Bernie mo nung pupunta ka dito kanina? Tanong niya kay Nora. Hindi, pero ang nanay niya nakita ko nasa labas ng bahay nang pupunta ako dito. Hindi man lang ba niya ginising si Bernie? Gayong alam niya ang shop natin ang nasusunog? May hinanakit sa boses niyang tanong kay Nora. Isang barangay lang ang kanilang tirahan at hindi naman masyadong kalayuan ang bahay nila sa bahay ni na Bernie. Para hindi nito malaman ang nangyaring sunog sa kanyang shop. Kahit pagod tumula sa malayong biyahe, dapat na gumising to para tumulong sa kanila. Pero hindi niya nakita ang anino nito. Buti pa ang ibang kababaryo nila na malayo sa kanilang lugar ay nakarating para tumulong sa pag-apulan ng sunog. Pero ang kasintahan niyang ilang hakbang lang ang layo sa kanilang bahay ay hindi dumating. Isinora na kanyang mananahi na kalapit ng bahay ni na Bernie, nakarating agad kahit wala nang naitutulong sa kanya. Baka napahimbing siya natulog at hindi na inabala ng kanyang nanay. Masyado sigurong napagod. Sabi ni Nora na awang-awa sa mabait nitong amo. Kahit anong pagod niya at antok, dapat gumising siya dahil ang shop natin ang nasusunog. Wala ba akong halaga sa kanya? Hindi man lang siya sumilip dito kahit pakitang tao lang. Naiiyak na namang sabi niya kay Nora. Hindi kumibus si Nora at namang dama nito ang bigat na nasa dibdib niya. Huwag na muna natin yung pag-usapan. Magkape muna kayong dalawa bago niyo nilinisin ang mga yan. Anang kanyang nanay na may dalang tasa ng kape na umuusok sa init. Nasa likuran nito ang kanyang tatay at ang tatlo niyang kapatid. Doon na kayo sa terrace uminom ng kape. Ilalabas ko lang itong mga makina para hindi kayo mahirapan sa paglilinis. Anang kanyang tatay. Papunta na dito yung dalawa ate. Nag-text na ako sa kanila at ibinalita ang nangyari. Singit ang kapatid niyang babae na sumunod sa kanya. Halina kayo doon. Doon muna tayo sa terrace. Hintayin na nating magliwanag bago natin linisin ang mga yan. Anang kanyang nanay na nagpauna ng lumabas. Sumunod na rin sila ni Nora at ang kanyang mga kapatid. Si Bernie pa rin ang nasa isip ni Marlene habang nasa terrace sila ni Norma at ng mga kapatid. Masama ang loob niya kay Bernie dahil hindi ba lang sila sinilip nito. Paano na yung wedding gown mo at yung kay Maricar? Mayamay tanong sa kanya ni Nora. Yung kay Maricar, ibabalik ko na lang sa kanila ang pinayat nila. Hintayin ko muna si Bernie kung bibili na lang ulit kami ng tela. Kahit hindi na katulad ng binili niya sa Italy. Sagot niya. Hindi kaya magalit si Kuya Bernie? Aksidente ang nangyari. Walang dapat sisihin. Kung magagalit siya, ibabalik kong halaga ng pagkabili niya ng tela. Galit ka ba sa kanya ate? Hindi naman. Masama lang ang loob ko. Kahit naman siguro sino masasama ang loob kahit pagod siya at puyat. Kung may malasakit siya sa akin, dapat narito siya. Ilang hakbang lang ang bahay nila mula dito pero natapos at natapos ang sunog. Hindi man lang siya nagpunta dito. Ano yung damandama sa kanyang salitang kimkim na sama ng loob sa kanyang kasintahan? Baka naman sumama din ang kanyang loob dahil hindi ka sumama sa pagsundo sa kanya. Ipagpaligin na natin. Kung hindi man nasabi ng kanyang nanay ang dahilan kaya hindi ako nakasamang sumundo sa kanya. Napakaliit na bagay niyong kumpara sa nangyari sa ating shop. Napakataas naman ang tingin niya sa kanyang sarili para siya magalit. Himutok niya kay Nora. Hintay na lang natin ang pagpunta niya dito para malaman natin kung bakit hindi siya nakadalo para tumulong sa inyo. Talagang hihintayin ko siya. Kailangan na magpaliwanag kung bakit hindi man lang siya nagpakita sa amin. Halika na. Simulan na natin ang paglilinis habang hinihintay natin yung dalawa. Yaya niya kay Nora. Hindi pa sila nakakababa ng terrace nung huminto ang isang tricycle sa tapat nila. Magkasunod na bumaba ang dalawa niyang mananahing si Normie at Marita. Halos mag-iyakan pa silang apat habang kinukwento niya ang nangyari sa dalawa. Samantala, parang baliwala lang kay Bernie ang nangyari matapos yung marinig ang kwento ng kanyang nanay. Kasalukuyan sila nag-aalmusal ng mag-anak. Taglay pa rin niyang sama ng loob sa kasintahang si Marlene dahil sa hindi nito pagkakasamang sumundo sa kanya. Balak pa naman niyang hindi muna sila uuwi ni Marlene. Gusto niya itong masolo. Kulang limang taon sila na nabik sa kasintahan.
Gusto sana niyang angkinin na si Marlene. Total naman, magpapakasal na rin sila nito. Kaya nga lamang siya umuwi para makasal na sila ni Marlene. Pero noon siya may ang kanyang balak nang sabihin ng nanay niya na hindi na kasama ang kasintahan dahil may nirarashi itong tahiin. Masama ang loob niya sa kasintahan dahil mas pinahaligan pa nito ang tahiin kaysa sa kanya. Kanina pagkagising niya, naisip niyang huwag munang puntahan si Marlene. Magpapalipas muna siya ng sama ng loob bago siya pumunta sa mga to. Kahit mahal niya ang kasintahan ay gusto niyang bigyan to ng leksyon. Gano'n ba kalaki naging sunog sa shop ni Marlene? Tanong niya sa ina na katabi ng kanyang tatay. Wala sa tono ng kanyang pananalita ang pag-aalala sa kasintahan. Inis ang nararamdaman niya kay Marlene ang mga sandaling yun dahil hindi natuloy ang kanyang balak na maangkin to. Ang sabi sa akin ng kapitbahay nating si Mario na tumulong sa pagpatay ng sunog, wala daw natira sa shop ni Marlene. Sagot ng kanyang nanay na parang pangkaraniwang tao lamang si Marlene. Wala sa himig ng boses si Tom Montiman lang ang pag-aalala sa nangyari sa shop ng mamanukangin. Sayang naman yung napakagandang wedding gown na nakadisplay sa kanyang estante. Ang ganda pa naman ng tela at ang pagkakayari. Biglang sabat ng kapatid niyang babae na sumunod sa kanya. Tiyak na babayaran niya yun sa nagpagawa sa kanya. Mukha pa naman napakamahal ng tela ng wedding gown na yun at parang imported. Ayuda ng isa pa niyang kapatid na babae. Biglang natigilan si Bernie. Ngayon lang niya naisip ang wedding gown na sinasabi ng kanyang mga kapatid. Lalo na dagdagan ng kanyang galit kay Marlene. At pakiwari niya hindi pinahalagahan ni Marlene ang napakamahal na tela na kanyang binili para dito. Parang gusto niyang sugurin si Marlene at pagsabihan dahil sa kawalan nito ng pag-iingat sa kanyang pinadalang tela. Nagagawin itong wedding gown para sa kanilang kasal. Yung bang wedding gown na sinasabi nito ay may bordang kulay gintong maliliit na tila dahon? Tanong niya sa kapatid para matsyak na yun nga ang telang pinadala niya kay Marlene. Bakit alam mo kuya? Balik tanong sa kanya ng kapatid. Ako ang bumili ng telang yun at pinadala ko sa kanya. Pinagagamitin niya sa aming kasal. Bala ko kasi siyang pakasalan kaya ako umuwi. Biglang nawalan ng kibo ang kanyang mga kaharap. Ang dami nila sa kanilang bahay, wala man lang bang nakaisip sa kanila na kunin ng wedding gown para hindi madami sa sunog. Sabi niyang nasa boses ang galit na parang ang sarili lamang kinakausap. Nagbabalak na pala kayo magpakasal? Bakit hindi mo malang nasabi sa amin? Maya-maya sabi ng kanyang nanay at nasa boses ito ang hininakit sa kanya. Paano pa matutuloy ang kasal namin? Ganyang nasunog pala ang ginawa niyang wedding gown. Mainis naman sa boses niyang sabi-sabay tayo at saka tinalikuran ng mga to. Saan ka pupunta? Habol ng kanyang nanay. Hindi na niya to sinagot. Tuli-tuli siyang lumabas ng bahay at nasa dibdib ni Bernie ang kim-kim na galit sa kasintahang si Marlene. Chapter 3. Ilang araw na lumilipas mula nang dumating si Bernie, hindi pa rin nagpapakita kay Marlene. May kabad ng unti-unting sumisiksik sa dibdib ni Marlene sa hindi pagpapakita sa kanya ng kasintahan. Hindi naman sama loob niya kay Bernie kahit hindi niya ito nakita nung nasusunog ang kanyang shop. Ganun lang naman siya kung magdamdam sa isang tao. Isang araw lang alumipas ay nawawala na ang kanyang galit. Palibasa nga, mahal na mahal niya ang kasintahan kaya madaling mawala ang sakit niya dito. Nagtataka nga lamang siya kung bakit hindi pa ito nagpupunta sa kanila. Gayong ilang araw na nakalilipas mula nang dumating to. Gusto tuloy niyang isipin na baka nagagalit siya sa kanya sa hindi niya pagsasamang sumundo dito. Ang isa pa niyang inaalala ay ang pagkakasunog ng kanyang wedding gown. Tiyak na alam na ng kanilang buong barangay ang pagkakasunog ng nagka-display niyang wedding gown sa estante. Hindi malayong alam na rin yun ang kasintahan. Gusto sana niya itong puntahan dangat nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung nagagalit siya sa kanya. Isa pa, ayaw niyang may masabi sa kanya ang nanay nito. Malaki na ang pinagbago ng ugali ng nanay ng kanyang kasintahan mula nang mag-abroad ang anak nito. Maging ang mga kapatid nito na dating madalas sa kanyang shop, hindi na rin nagpupunta. Nung hindi pa naalis patungong abroad si Bernie, siya ang takbuhan ng mga to. Ayaw man niyang isipin ang mga bagay na yon, inang lumalabas na hinala sa kanyang isip. Ate Marlene, pwede na nating magamit ang mga makinang to. Nagmukhang bago ng mapinturahan. Sabi ni Nora na dalagling nagpawala ng kanyang mga iniisip. Pinagtinginan niya sa isang manggagawa ang tatlong makina nilang panahi
Wala naman daw naging depresya liban sa pagkakatuklap ng pintura ng masunog. Pinapinturahan na rin niya yon. Kailangan na nilang manahin ang mga uniforme ng teacher. Lumabas sila ni Nora nung isang araw at namili sila ng mga tela na gagawing uniforme ng mga teacher. Malaki ang kanyang nagastos. Pinalitan niya ang mga telang nasunog. Maging ang tela ng nilamin niyang wedding gown na kasamang nasunog ng kanyang wedding gown ay kanyang pinalitan. Bukas pwede na tayong manahin ang mga uniforme. Dito muna tayo sa terrace habang ginagawa pa ang ating shop. Sabi niya kay Nora na binibisita ang mga bagong pinturang makina. Kasalukuyan na rin ginagawa ang nasunog niyang shop. Pinahiram muna siya ng pera ng kanyang tatay para maipagawa na niya ang shop. Malaking bagay sa kanilang shop na yon. Malakas ang kanyang kita. Siya nagpaaral sa sumunod niyang kapatid na malapit ng magtapos ng nursing. Ang dalawa naman niyang kapatid na parehong nasa high school ay ang kanyang nanay at tatay ay nagpapaaral. Maayos naman ang kita ng kanyang nanay sa pagtitinda ng prutas at may maliit na pwesto to sa palengke. Maraming suki ang kanyang nanay. Madalas na may uwitong tahiin sa kanya. Maging ang kanyang tatay, marami rin nakukuhang tahiin sa mga kasamahan nito sa post office. Maayos ang kanilang buhay. Hindi man masabing maaliwan ay panatag naman ang kanilang kabuhayan. Kaya nga naging takbuhan siya ng pamilya ng kasintahan niyang si Bernie nung hindi pa ito nag-a-abroad. Alam na ba ninyong dalawa na magsisimula na tayong manahi bukas? Tanong ni Nora. Oo, dito ka na tuloy kumain ng tanghalian para matulungan mo ako magtabas. Walang problema, para din naman yun sa atin. Sagot itong hindi masimas sa mga bagong pinturang makina. Nagpunta na ba dito si Kuya Bernie? Napatingin siya kay Nora. Dalawang bahay lang ang pagitan ng bahay nito sa bahay ng kasintahan ni na Bernie. Wala pa tong alam na hindi na nagpupunta sa kanila ang kanyang kasintahan mula nang dumating galing abroad. Hindi pa nga eh. Mula nang dumating siya hanggang ngayon hindi pa nagpapakita sa iyo? Awang ang bibig nitong tanong sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi ko tuloy masabi sa kanya na nasunog ang damit pangkasal na gagamitin ko. Malungkot niyang sagot. Nakikita mo ba siya sa kanila? Hindi pa rin kahit minsan mula nang dumating siya. Hindi ko naman maitanong sa kanyang nanay dahil lagi matigas ang leeg sa tuwing daraan ako sa harap ng kanilang bahay. Eh bakit kaya hindi siya nagpupunta dito? Nagalit kaya siya sa hindi ko pagsamang sumundo sa kanya? Sinabi ko naman sa kanyang nanay ang dahilan kaya hindi ako nakasamang sumundo. May pag-aalala sa boses niyang sabi. Sabik na sabik pa naman siyang makita ang kasintahan. Ano ba naman yung si Kuya Bernie? Nasunog at nasunog na ang ating shop, hindi malang nagpakita sa atin. Ang liit na bagay ng kanyang kinagagalit. Ipagpalagay ng hindi ka nakasama. Dapat nagpunta siya dito para tanungin kung bakit hindi ka nakasama. Kung hindi mas sinabi ng kanyang nanay ang pinagsasabi mo. May himig na hinanakit itong sabi. Gusto ko na nga sana siyang puntahan sa kanila para masabi ko sa kanya ang pagkakasunog ng wedding gown. Nahihiyang halamang ako sa kanyang nanay at baka mag-isip ng hindi maganda kung ako pupunta doon. Eh bakit naman siya mag-iisip ng hindi maganda? Eh magkasintahan naman kayo ng kanyang anak. Nung hindi pa nag-abroad si Kuya Bernie, puong-puong ka sa kanilang pamilya. Hindi ba nila naisip ang naitulong mo sa kanila noon? Tama naman namang sinabi sa kanya ng mananahi. Malaki ang utang na loob sa kanya ng pamilya ng kasintahan. Ano nga ba ang dapat niyang ikahiya sa mga magulang ni Bernie kung magpunta man siya roon? Magkasintahan sila ni Bernie. Walang masasabi sa kanya ang mga tao sakaling siya ang magpunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Natural naman sa isang magkasintahan ng ganun. Hindi naman nila kailangan tumanaw ng utang na loob sa mga naitulong ko sa kanila. Bali wala na sa akin yun. Total naman, magiging kapamilya ko na rin sila kapag kasal na kami ni Bernie. Hindi naman yun ang usapan eh. Anong dahilan at hindi nagpupunta dito ang kasintahan mo? Kung nagagalit man siya sa'yo, dapat niyang ipaalam para makagawa ka ng paraan. At masabi mo naman ang iyong panig. Ani Norma na hindi na napigilan ang sarili dala ng malaking simpatya sa kanya. Hindi nakakibo si Marlene. Totoong lahat ang sinabi ng kanyang mananahi. Hindi naman siya nagagalit kung naging parang kamanto. Alam niyang para din sa kanyang kabutihan ang sinasabi nito sa kanya. Huwag ka namang masyado magpaka-martir. Hindi makakatulong sa problema mo kung lagi kang aasa at maghihintay sa pagpunta niya dito. May karapatan ka magpunta sa kanila para malaman mo kung bakit hindi siya nagpapakita sa iyo. Masuyo na itong sabi sa kanya nang maramdamang nawalan siya ng kibo. Huwag na muna yan ang pag-usapan natin. Hayaan mo at susundin ko lahat ng sinabi mo. Ang mabuti pa, tulungan mo ako magluto ng ating pananghalian.
para makapagtapos sa tayo ng ating mga tahiin bukas. Sabi na lang niya dito. Okay, sabi nito. Pero ipangako mo sa akin na gagawin mo ang sinabi ko. Ayoko nakikita kang malungkot, sabi pa nito at saka siya inakbayan. Opo, Nanay Nora. Natatawa naman niyang sagot at saka hinila ng kamay nito papasok sa loob ng bahay. Para silang mga batang nagtatawanan na sabay pumasok para magluto ng kakainin. Walang wala sa loob ni Marlene na malapit na magsimula ang kanyang kalbaryo na magbibigay sa kanya ng 1,000 sakit ng puso't kalooban. Isang ka pa pupunta at bihis-bihis ka? Tanong naman ni Aling Marta kay Bernie nang makitang lumabas to ng kwarto. Maglilibang-libang ho para mabala sa isip ko si Marlene. Sagot niya sa kanyang nanay. Dapat lang. Kung magagawa mong humanap na makakapalit niya, gawin mo. Hindi na bagay sa katulad mo ngayon ng isang ordinaryong modista lang. Marami pang mayayaman at magagandang babae magkakandara pa sa iyo ngayon. Taas anoong sabi sa kanya nito. Hindi kumibu si Bernie kahit alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang nanay. Napakagwapo niya ngayon at pumiti pa ang kanyang kutis dala ng matagal nilang pamamalagi sa Italy. Bukod doon, marami pa siyang pera. Isang bagay na madaling makapagpaibig ng mga babae. Kagabing bago siya matulog, inaisip niyang huwag nang ituloy ang balak nilang pagpapakasal ni Marlene. Nawala na siya ng gana dahil sa hindi nito pagsamang sumundo sa kanya. Nasira tuloy ang kanyang plano na 3 hanggang 2 araw silang magkasama ni Marlene sa isang hotel kung sumama tong sumundo sa kanya. At isa yun sa kinaiinis niya sa kasintahan. Nadagdagan pa ng masunog ang binili niyang mamahaling tela sa Italy para gawing wedding gown nito sa kanilang kasal. Walang problema sa kanya kung nasunog man ang wedding gown nito. Marami siyang pera kahit bumili na lamang sila. Ang kinaiinis niya ay tumango itong kasama at sa pagsundo sa kanya nang huli niya itong tawagan sa cellphone bago siya umuwi. Kaya nga nagplano na siya na hindi na muna sila uuwi nito ng ilang araw. Total naman magpapakasal na rin sila kaya pwede na nilang gawin ang ginagawa ng isang mag-asawa. Ang tagal din niya pinanabik ang maangkin si Marlene. Nasa Pilipinas pa lamang siya. Inuungko na niya kay Marlene ang pagtatalik nilang dalawa. Pero lagi na tumatanggi ito. Hanggang sa makapag-abroad siya ay hindi na niya naangkin ang kasintahan. Kaya nga nang sumagot sa kanyang sasama, sa pagsundo sa kanyang pag-uwi, ay nagplano na siya na angkinin na niya ang kasintahan. Pero pigo pa rin siya dahil hindi ito nakasamang sumundo sa kanya. Yun ang ikinagagalit niya kay Marlene. Gagabihin ka ba niyan? Muling tanong ng kanyang nanay nang palabas na siya ng bahay. Bahala na ho. Sagot lang niya at saka kumuway ng isang tricycle na paparating. Mag-ingat ka anak. Dinig niyang sabi pa ng kanyang nanay na makasakay siya ng tricycle. Hindi na siya sumagot. Sinenyas niya ang driver na paandarin na ang tricycle nito. Ilang sandali pa ay palayo na ang kanyang sinasakyan. Walang ibang nasa isip si Bernie ng mga sandaling yun, kundi ang makapagpaligaya sa kandungan ng ibang babae. Mula sa gabing yun, tutuldo ka na niya ang pagiging magkasintahan nila ni Marlene. Samantala, masayang dumating si Normie at Marita ng umagang yun. Mahigit 1 linggo na din silang hindi nakapanahi dahil sa pagkakasunog ng shop na kanilang pinapasukan. Inabutan na nila doon si Nora. Sila kasing dalawa ay taga San Jose na sako pa rin ng Balanga City. Nasaan si Ate Marlene? Tanong ni Normie kay Nora. Nasa loob, naghahanda ng kape? Sagot ni Norma. Mamili na kayo kung alin ang makina ang gagamitin nyo. Hindi ko na alam kung alin ang makina ninyo sa dalawang yan. Bago ba ang mga to? Tanong ni Marita habang pinigmamasan ng dalawang makina. Bagong pintura lang, pero maayos pa rin katulad ng dati. Ayos ah. Ito na lang ang sakin. Sabi mo maayos naman. Sabi nitong naupo sa harap ng isang makina. Eto na ang sakin. Wala naman akong pagpipilian na eh. Sabi naman ni Normie. Hintay na natin yung tinitimplang kape ni Ate Marlene bago tayo manahi. Iayos nyo na ang mga tatahiin nyo habang hinihintay natin si Ate Marlene. Ani Nora sa dalawang kasamahan. Ano bang pasalubong ni Ate Marlene kay Kuya Bernie? Tanong ni Marita. Tayo ba hindi naambunan? Sabi naman ni Normie. Wala akong alam, hindi pa kasi pumupunta dito si Kuya Bernie mula nang dumating. Mahinang sabi ni Nora na saglit nang tumingin sa mga pintong lalabas na ni Marlene. Ha? Dueto ng dalawa na magkatinginan. Bakit? Tanong ni Nora nang mapunang parang mainililim sa kanyang dalawang kasamahan. Bigla na wala ng kibose na Normie at Marita.
Nagtitinginan lamang ang mga to na parang may nalalaman. Sinamang labas si Marlene na may dalang apat na taso ng kaping umuusok sa init na nakalagay sa tray ng plastic. Mabuti't maaga kayong dalawa, sabi ni Marlene na inilapag ang tray sa ibabaw ng mesa. Magkape muna tayo bago natin simulan ng pananahi. Kailangan nating matapos sa lahat ang mga uniforme hanggang Biyernes. Huwag ka mag-alala, Ate Marlene. Kayang-kaya nating tapusin ang mga yan hanggang Biyernes ng hapon, sabi ni Normie matapos kunin ang isang tasa ng kape. Dapat, dahil malaking pera pa ang kailangan ng ating siya bago mayari. Saglit na nabelding ang kanilang pansin sa iniinom na kape. Pare-pareho kasi silang mahihilig sa kape lalo na at may minilalamay silang tahiin. Ate, may problema ba kayo ni Kuya Bernie? Maya-maya ay tanong ni Marita sa kanya. Marita, awat ni Normie. Bakit mo na itanong? Nagkausap ba kayo ng Kuya Bernie mo? Ate, kuwan kasi. Kakamot-kamot ng ulong sabi ni Normie. Anong kuwan? Linawin mo nang malaman kung sinasabi mo. Sabi ni Marlene na bahagyang kinabahan. Hindi lang siya nagpahalata sa kanyang mga mananahi. Nakita kasi namin si Kuya Bernie sa Plaza Mall nung isang araw. May kasama siyang ibang babae. Nakaakbay siya sa babae at nakayakap naman sa kanya yung babaeng kasama niya. Parang nauutal pang sabi ni Marita. Nawalan ng kibo si Marlene. Hindi na sana namin sasabihin sa iyo, ate, ang aming nakita. Kaya lang nalaman namin na hindi pa pala nakapupunta dito si Kuya Bernie mula nang dumating siya. Ani Normie. At nasa boses ito ang simpan siya sa kanya. Nabigla man siya, hindi siya nagpahalatang nasaktan. Pinilit niya maging matatag kahit parang gusto na niyang magkaiiyak ng mga sandaling yon. Hindi kaya kamukha lang ng Kuya Bernie niyo ang inyong nakita? Sabi niyang gustong papaniwalain ng sarili na hindi magagawa sa kanya ni Bernie ang magtaksil. Kahit nga mahigit na itong isang linggo dumarating mula sa Italy na hindi nagpapakita sa kanya, buo pa rin ang tiwala niya sa kasintahan. Siya talaga ang nakita namin, ate. Ang gwapo nga niya ngayon at pumiti pa siya lalo, sagot ni Marita. Kilala niyo ba yung babaeng kasama niya? Sabat naman ni Nora. Hindi, pero ang tingin namin mukhang hostess ang kanyang kasama. Napakakapal ng makeup at kulang na lang makita ng buong katawan dahil sa suot na damit. Si Normie ang sumagot. Parang sindibat ng matulis sa bagay ang dibdib ni Marlene sa narinig. Hindi niya akalain ay pagpapalit siya ni Bernie sa isang mumurahing babae. Nakita ba kayo ng Kuya Bernie niyo? Tanong niya parang ayaw lumabas sa kanyang bibig. Hindi, nagtago kami nang dumaan sila sa harap namin, ani Marita. Pakiramdam ni Marlene ay nagsisikip ang kanyang dibdib sa mga nalaman. Gusto na niyang maiyak, dangat pinigil niya ang sarili. Sige na, magsimula na kayong manahi kung tapos na kayo magkape. Palalambutan ko lang itong bakang ubulamin natin, sabi niya sa tatlong mananahi. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga to at nagmamadali siyang pumasok sa loob. Masakit na masakit ng kanyang kalooban sa nalamang pagtataksil pala sa kanya ni Bernie. Kanya-kanya nang upo ang tatlo ng mananahi na makapasok siya sa loob ng bahay. Dapat hindi niyo na sinabi kay Ate Marlene na nakita niyo. Nawalan tuloy siya ng ganang magtrabaho, sabi ni Nora sa dalawang kasamahan. Naawa kasi kami kay Ate Marlene. Napakabait niya para lokohin ni Bernie, sagot naman ni Marita. Napakawalang hiya pala ng lalaking yan. Matapos silang tulungan ni Ate Marlene na ganyan pa ang gagawin nila, sambot ni Normie na nasa boses ang galit. Kung may magagawa nga lamang akong tulong kay Ate Marlene na ginawa ko na sana. Napakabait niya para lokohin ni Bernie, galit ding sabi ni Nora. Mula ngayon, hindi na natin siya tatawagin Kuya Bernie. Tiyak na nalaso ni Aling Marta ang isip ng kanyang anak. Nakatikim lang konting kasaganaan na kalimutan na ang taong tumulong sa kanila. Makarma sana ang mag-anak na yan, sabi naman ni Normie. Hayaan na natin sila kung iyon ang kanilang gusto. Basta tayo mananatili ang suporta natin kay Ate Marlene, ani Nora. Manahin na tayo't baka lumabas na si Ate Marlene. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Marlene. Panay lang ang kanyang iyak. Masamang masama ang loob niya kay Bernie. Hindi niya akalain na pinagtataksilan na pala siya nito kaya hindi pumupunta sa kanila. Wala siyang ibang itinangi kundi si Bernie. Kahit tricycle driver lamang ito noon ay kanyang minahal. Ang daming maliligaw sa kanya na panay may kaya sa buhay at matatag ang trabaho. Pero si Bernie ang kanyang pinili dahil ito ang tinitibok ng kanyang puso. Sabi nga niya sa kanyang sarili, si Bernie na ang huling lalaking mamahalin niya.
Ang hindi lang niya maisip ay kung ano ang naging kasalanan niya kay Bernie. Kung ang kinagagalit ito sa kanya ay hindi niya pagsamang sa mundo dito. Napakababaw na dahilan. Ipaliwanag naman niya sa nanay nito ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya makasamang sa mundo. Dapat ay siya ang magtampo at magalit dito. Nasunog ang kanyang shop ni anino nito hindi nagpakita sa kanya. Pero pinalis niyang lahat sa isip ang galit sa kasintahan. Mahal niya si Bernie. Kung ano man ang dahilan nito ay hindi nakadalo. Habang nasusunog ang kanyang shop, kaya niyang tangkapin. Hindi rin niya kagustuhan na masunog ang kanyang wedding gown na ilang linggo na niyang pinaghirapang tahiin. Aksidente ang nangyari. Kung nagagalit man ito sa kanya, dapat siyang kinausap nito para naman masabi niya ang kanyang panig. Pero hindi ito nagpakita sa kanya at ang masakit, tila pinalitan na nga siya nito. Pinahiran niya ang kanyang mga luha at saka umayos ang pagkakahiga. Isang pa siya ang kanyang nabuo. Kailangan magkausap sila ni Bernie. Aalisin na niya ang hiya sa sarili. Walang kailangan may marinig siya sa mga magulang nito. Hindi niya makakayang mawala sa kanyang buhay ang unang lalaki na itinangin ng kanyang puso. Pupuntahan niya ito bukas. Kung kinakailangan siya ang humingi ng tawad, kanyang gagawin. Kahit alam niyang wala siyang kasalanan, gaanoon niya kamahal si Bernie. Binalot niya ang kumot ng buong katawan at saka siya pumikit. Kahit masakit ng kanyang mga mata sa kakaiyak, pinilit niyang matulog. Hindi naman siya nabigo. Ilang saglit lang ay naramdaman niyang pamimigat ng mga talukap ng kanyang mata. Nang tuluyan sa gapiin ng antok ay si Bernie ang nasa kanyang isip. Chapter 4. Hinintay lang ni Marlene na dumating ang mga mananahi bago siya umalis. Kapag ganong oras ng umaga, siya lamang ang naiiwan sa bahay. Ang tatlo niyang kapatid ay nasa eskwelahan na. Ang nanay niya ay nasa palengke. Bago mananghali, ang uwi ng kanyang nanay para magluto ng kakainin. Ang tatay naman niya ay madalas sa hapon na kung umuwi. Kapag maluwag ang oras si Marlene, siya na nagluluto ng pananghalian. Itutuloy lamang niya yun ang kanyang nanay kapag dumating na tumula sa pagtitinda ng mga prutas sa palengke ng balanga. Ang tatlo niyang mananahi ay sa kanila na kumakain. Para na kasing kapamilya ang turing nila sa tatlo niyang mananahi. Mas madalas pa ngang ang tatlo ang kasabay niya sa pagkain lalo na kapag may kailangan siyang tapusing tahiin. Matapos siyang magbihis ay lumabas na siya. Inabutan niyang nananahina ang tatlo. Kayo na muna ang bahala dyan, hindi naman ako magtatagal. Sabi niya. Ayaw mo bang samahan ka namin? Tanong naman sa kanya ni Nora. Huwag na, mag-uusap lang kami ni Bernie. Gusto ko lang malaman sa kanya kung tuloy pa ang kasal namin. Paano kung ayaw na pala niya sa'yo? Wala akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng ipagsiksikan sa kanya ang sarili ko kung ayaw na niya talaga sa akin. Sabi lang niya yon pero ang totoo, para na siyang mamamatay kapag ganun ang nangyari sa kanilang pag-uusap ngayon ni Bernie. Kay Bernie na lamang umiikot ng kanyang buhay kahit nung nasa abroad pa to. Ito na ang ginawa niyang sentro ng kanyang buhay. Pangalawa na lamang ang kanyang pananahin ng mga wedding gown. Sige na ate, para hindi ka masyadong initin sa daan. Sabi ni Nora nang maramdamang para na naman siyang maiiyak. Hindi niya kayang magtago ng damdamin kapag si Bernie na ang kanilang pinag-uusapan. Katunayan, magtumugdo pa ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak kagabi nang sabihin sa kanya ng kanyang mananahi na may kasamang ibang babae ang kasintahan. Sige na, ituloy na ninyo yung inyong pananahi. Sabi niya at saka tinalikuran ang mga to. Tsak na maiiyak na naman siya kapag nagtagal pa ang kanilang mga pag-uusap. Dumaan muna siya sa mga nagsisigawa ng shop at saka nagbilin bago siya lumabas ng gate. Hindi na siya sumakay ng tricycle dahil malapit lang naman sa kanilang pupuntahan. May nakakasalubong siya na bumabati sa kanya na kanya namang ginantihan ng may kasama pang ngiti. Bahagya nakatungo ang kanyang ulo habang naglalakad. Kahit papano nahihiya rin siyang makita ng mga taong kanyang makakasalubong ang pamumugto ng mga mata. Nakalampas siya sa covered court na pinagdadausan ng mga kasiyahan sa kanilang lugar. Mula doon, tanunan niya ang bahay ni Bernie. Parang tinatabol ang kanyang dibdib sa lakas ng kaba. Kulang 5 taon na silang hindi nakikita ng kasintahan. Sa loob ng panahong yun, hindi ito nagwaglit minsan man sa kanyang isip. Habang papalapit siya kina Bernie, palakas naman ang palakas ng kaba niya. Hindi niya mawari kung para saan ang nararamdaman niyang kaba. Isang malaking tindahan ang kanyang madadaanan bago ang bahay ni Bernie. Marami naka-estambay na babae at lalaki sa tindahan na nagkukwentuhan. Saglit siyang huminto, kinalma muna niya ang nararamdamang kaba sa dibdib.
Ilang sandali rin siyang sumagap ng hangin para mawala ang kabang nararamdaman. Nabawasan naman ang kanyang kaba. Hahakbang na sana siya nang matanaw niyang lumabas si Bernie. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso nang makita ang kasintahan. Totoo palang sinabi ng kanyang mananahi na lalo itong gumawa po at pumuti. Naramdaman niya ang pananabik na mayakap ang kasintahan. Ilang taon silang hindi nakita ni Bernie. Sa loob ng panahong yun, namimiss niya ang mga yakap at halik nito sa kanya kapag nagkakasarilinan silang dalawa. Parang bulang naglaho ang nararamdaman niyang galit kay Bernie nang muli niya itong makita. Mabilis sa mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa nararamdaman niyang kalikayahan. Ipinasya na niyang lapitan to. Pero nang ihahakbang na niya ang mga paa, bigla lumabas ang isang babae mula sa nilabasan ni Bernie. Kitang-kita pa niya ng alalayan ni Bernie ang babae. May itsura ang babae kahit makapalang makeup sa mukha. Mula sa kanyang kinatatayuan ay malinaw na malinaw pa niyang nakikita ang itsura nito. Sexy to sa suot na bestidong kulay lavender na halos lumitaw na ang mga bilugang hita dahil sa ikli. Maputi rin ang babae at halos kasing edad lamang niya. Biglang nawala ang nararamdamang kasiyahan sa dibdib ni Marlene nang makita niya humalik ang babae kay Bernie. Sumulak yata ang lahat ng kanyang dugo nang tila kinukuha na ng shooting na galikan sa daan ng dalawa. Parang gusto niyang sugurin ang dalawa at ipagmudnguran ng babae sa simento. Pero nagawa niyang pigilan ang sarili. Hindi niya tiyak kung sino sa kanila ng babae ang kakampihan ni Bernie kung susugurin niya nga mga to. Parang kinukurot ang kanyang puso ng mga sandaling yon sa tindi ng panibugho. Nakita niyang kumuway ng tricycle si Bernie nang kumalas ito sa babae. Kitang-kita niya ng alalayan itong sumakay ang babae at saka ito naman ang sumakay. Nagmamadali siya nagtago sa malaking katawan na isang puno ng talisay na nataon sa kanyang kinatatayuan nang makita niyang daraan sa harap niya ang sinasakyang tricycle ng dalawa. Pakiramdam niya, hinihiwa ng matalas sa kutsilyo ang kanyang puso nang dumaan sa harap niya ang tricycle. Hindi siya tanga para hindi niya malaman na may unawaan na ang dalawa. Baka nga magkasama pang natulog kagabi. Lalo umantak ang sakit na kanyang nararamdaman sa isipin yun. Namalisbis ang kanyang mga luha nang ganap na mawala sa kanyang paningin ang sinasakyang tricycle ng dalawa. Pinahid niya ng mga kamay ang haluhang naglandas sa mga pisngi. Painot-inot siyang lumakad pabalik ng bahay. Kahit masakit na masakit ang kalooban, gusto pa rin niyang makausap sila ni Bernie. Gusto niyang tiyakin dito kung tapos na ba ang napakatagal ng panahon ng kanilang pagiging magkasintahan. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Marlene sa bahay ni na Bernie. Gusto niya lang magkausap siya ng maayos ng kasintahan. Taglay pa rin niya ang sakit ng kalooban sa nakita niya kay Bernie at sa kasama nitong babae. Pinilit lang niyang maging matatag para makausap niya ang lalaki. Kahapon ay para siyang namatay ng ilang ulit. Magdamag yata niyang iniyakan ng kanyang nakita. Wala siya pinagsabihan isa man sa kanyang mananahi. Inilihim niya sa mga ito ang kanyang natuklasan. Nagawa pa nga niyang manahi kahit masakit na masakit ng kanyang kalooban. Hindi naman nagtanong sa kanya ang tatlo. Tila alam na ng mga ito ang nangyari kaya iginalang ang kanyang pananahimik. Madali naman siya nakarating sa bahay ni na Bernie. Inabutan niyang nagwawalis ang nanay nito sa labas ng bahay. Kahit nakakaramdaman siya ng galit sa nanay ni Bernie, nakuha pa niya magbigkalang dito. Magandang umaga po, Nanay Marta. Bati niya sa maedad na babae. Nanay Marta na ang tawag niya dito mula nang maging magkasintahan sila ng anak nito. Ikaw pala, sabi nitong saglit na nagtaas ang tingin at muli ring bumalik sa pagwawalis. Ano bang kailangan mo? Sabi nitong muling tumingin sa kanya. Nung hindi pa nag-aabroad ang anak nito, para siyang prinsesa kontratuhin nito. Kulang na lang himurin ang kanyang mga paa dahil sa mga naitulong niya sa pamilya ng kasintahan. Ngayon, parang basahan na lamang ang tingin nito sa kanya. Ni hindi na siya naanyayahan itong pumasok. Pinilit niyang kalmahin ang sarili at kahit papano, ginagalang pa rin niya ang nanay ng kasintahan. Kahit parang gusto na niyang masuka sa malaking pagbabago ng ugali nito. Nariyan po ba si Bernie? Gusto ko lamang siyang makausap para alamin kung bakit hindi siya nagpapasyal sa bahay. Magalang pa rin niyang sabi dito kahit gusto na niyang mainis dahil parang binabaliwala nito ang kanyang presensya. Wala dito si Bernie. Hapon pa sila pumunhik ng tagaytay ni Millet. Tatlong araw yata sila doon. Yun ang paalam sa akin ni Millet eh. Matigas sa matigas ang liig nitong sabi sa kanya. Para nung gustong kumawala ng galit ni Marlene, pakiwari niya ay pinagmamalaki pa sa kanya nung nakausap na may kasamang ibang babae ang anak nito.
Para bang hindi siya kilala nito. Ganun po ba? Oo, kaya simulan mo nang kalimutan ang anak ko. Hindi raw niya kailangan ng isang babaeng walang iingat sa kanyang pinagpaguran. Madiin itong sabi sa kanya. Parang sinibat ng matuli sa bagay ang kanyang dibdib sa derechang sabi sa kanya nito. Gusto niyang maiyak pero pinigil niya ang kanyang sarili. Walang buting idudulot sa kanya ang pag-iyak. Baka salip na maawa sa kanya ang nanay ni Bernie. Pagtawanan pa siya nito. Aksidente ho ang nangyari. Walang sino man ang dapat sisihin. Sabihin niyo sa anak ninyo kung magkano ang binili niya ng telang ginawa kong wedding gown. Babayaran ko sa kanya. Madiin niyang sagot at sa kanya to tinalikuran. Bastos? Daig pa niyang sabi nito habang palayo siya. Huminto siya sa paglakad at sa kanya to hinarap. Mas bastos kayo at mga walang utang na loob. Pagkasabi niyon ay nagmamadali na niya tong tinalikuran. Hindi na niya to nilingon pa. Diretso siya ng lakad at pigil na pigil niya ang sariling mapaiyak. Nang sumunod na araw, halos wala nang mailuha si Marlene. Nasabi na niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang nangyari sa kanila ni Bernie. Pinayuhan siya ng mga to na kalimutan na lamang niya ang lalaki. Maging ang kanyang mga mananahi, ganun din ang sabi sa kanya. Kahit mahirap para sa kanya ang kalimutan ng unang lalaking kanyang itinangi ay kanyang ginawa. Pinilit niyang ibaglit ito sa isipan. Isinubsob niya ang sarili sa pananahi. Para pa nga siyang kinakasihan ng pagkakataon dahil may dumating na mga teacher na mula sa kabilang bayan ang nagpatahi sa kanila ng uniforme. Sa dami ng kanilang tahiin ay nagawa niyang ibaglit sa isip si Bernie. Sumasalit man sa kanyang isip ang lalaki, madali niya itong naitataboy. Tuwang-tuwa tuli ang kanyang mga mananahi dahil unti-unti siya nakaka-recover sa mga sakit na ay dinulot sa kanya ng unang lalaki na minahal niya ng lubusan. Ate Marlene, magluto ka muna ng ating pananghalian. Dagdagan mo raw sabi ni Tatay Inchong dahil may bisita raw tayong darating ngayon. Sabi ni Nora nang lumapit sa kanya. Abala siya sa pananahi ng uniforme ng mga teacher. Sino raw? Bakit hindi sinabi sa akin ni Tatay? Aniya kay Nora. Nasa banyo ka kasi kanina nung umalis si Tatay Inchong kaya sa akin nilang nagbilin. Ang sabi, yun daw nakapakyaw ng gumagawa ng ating shop. Ngayon lang niya naisip na pinapapakyaw na nga pala ng kanyang tatay ang paggawa ng kanyang shop. Ang sabi pa nga nito sa kanya, huhulug-hulugan na lamang niya ang lahat na magagasto sa shop kaya hindi na siya pinahiram nito ng pera. Nasabi ba sa iyo ni tatay kung sino ang nakapakyaw ng ating shop? Hindi eh, darating daw yun bago man ang hali dito sa atin kakain. Asikasuhin mo raw mabuti, sabi ni Tatay Inchong. Bahagya pa natatawang sabi sa kanya ni Nora. Bakaya na yung swerte na papalit kay Bernie. Asikasuhin mong mabuti ate ha, para tuloy na siyang mawala sa isip mo. Tukso naman sa kanya ni Normie. Magtigil ka nga niyang kalokohan mo, baka matanda na yung nakapakyaw ng ating shop. Hindi pa naman ako desperado sa buhay, sabi niyang natatawa. Malaking bagay sa kanya ang tatlo nilang mananahi. Malaki na itulong ng mga to sa kanya para siya malibang. Katunayan nga, unti-unti nang nawawaglit sa kanyang isip si Bernie. Maisip man niya to ay dagliring mawawala agad. Hindi na rin siya nakakaramdam ng sakit sa tuwing sasagi sa kanyang isip ang lalaking una niyang minahal. Oo nga't mahirap na niyang makalimutan si Bernie dahil sa tagal ng kanilang pagiging magkasintahan. Pero magagawa niya itong makalimutan pag tagal-tagal. Oh, bakit ganyan ang pagkakatingin niyo sa akin? Sita niya sa mga mananahi nang mapunan niyang nakatingin ang mga to sa kanya. Wala naman ate, natutuwa lang kami at nagawa mo ng tumawa ngayon, sigot ni Marita. Dapat lang, ayokong isipin nila na masyado akong dinadamdam ang paghihiwalay namin ni Bernie. E paano kung bumalik ulit siya sa'yo? Ate, hindi man kayo nagkausap, ibig sabihin magkasintahan pa rin kayo, ani Normie. Kung yun ang inaakala niya, nagkakamali siya. Siya ang unang lumayo na hindi mala nakipag-usap sa akin. Wala na siyang babalikan, kundi yung bayad ng telang ginawa kong wedding gown na pinadala niya sa akin na kasamang nasulog ng ating shop. Huwag mo nang bayaran, yun naman lang ay makabawas ng malaki mong naitulong sa kanila noon. Mga walang utang na loob naman naman ngayon, sabi ni Nora. Sandaling pinakiramdaman ni Marlene ang kanyang damdamin kung may mararamdaman pa siyang sakit sa sinabi ng mananahi. Noon, ayaw niya makakarinig ng hindi maganda tungkol sa pamilya ng kanyang kasintahan. Kahit pa nga alam niyang malaki ang pinagbago ng mga to mula na mag-abroad si Bernie. Hindi galit ang kanyang nakapa sa dibdib. Alam niyang simula na yon ang unti-unti niyang pagkalimot sa mga sakit na idinulot ng unang lalaking itinangi ng kanyang puso.
Ayoko may masabi sa akin ng pamilya ni Bernie. Magkahiwalay man kami ng kanilang anak, wala silang isusumbat sa akin. Huwag na natin pag-usapan ng pamilyang yun. Awat ni Nora. Ang mabuti pa, magluto ka na at baka dumating na yung bisitang sinasabi ni Tatay Insyong. Mabuti pa nga. Sabi niya at saka tumayo na. Ituloy niyo na yung pananahin niyo. Bilin pa niya bago siya pumasok sa loob. Bahagya pa nagulat si Marlene na makilala niya ang may-ari ng stainless na owner na huminto sa tapat ng bahay. Katatapos lang niya magluto ng pananghalian. Hinihintay nga lamang nila ang sinasabing bisita ng kanyang tatay na darating daw at doon sa kanila mananghali. Si Engineer ba ang bisitang sinasabi ni Tatay Insyong? Sabi ni Nora na walang partikular na kinakausap habang tinitingnan ang lalaking bumaba ng owner. Baka, tingnan mo at doon nagtuloy sa ginagawang shop? Sagot naman ni Normie. Halika na, maghain na tayo kung si Engineer nga ang sinasabing bisita ni Tatay. Sabi ni Marita. Si Tatay talaga masyadong malihim. Hindi man lang sinabi sa akin na si Mark pala ang pumakyaw ng ating shop. Sabi ni Marlene na nakatingin kay Mark habang kinakausap nito ang mga tauhang gumagawa ng shop. Kung sinabi ba si ni Tatay Insyong papayag ka? Tanong naman sa kanya ni Nora. Hindi niya malaman ang isasagot pero natutuwa siya at kilala niyang mahusay ang mga trabahador na gumagawa ng shop. Ilang sandali nitong kinausap ang mga tauhan at buong tamis na ngumiti habang papalapit sa kanila. Mga tauhan mo ba sila? Tanong niya dito na makalapit sa kanila. Oo, nakangiti nitong sagot sa kanya. Nandiyan na ba ang tatay mo? Wala pa pero parating na yon. Sinusundo pa kasi niya si nanay sa palengke. Maupo ka muna habang hinihintay natin sila. Sabi niya kay Mark, mukha marami kayong tanggap na tahiin ah. Medyo, sagot niya. Kailangan palang apurahin na ang paggawa ng shop mo. Mga isang linggo na lamang siguro tapos na yan pati ang pagpapintura. Baka naman masyadong lumaki ang utang ko sa yun yan. Pwede namang hindi na yan punturahan. Babalutin na lang namin ang wallpaper. Sabi niyang hindi makatingin ng diretso kay Mark. Kahit pa paano nangyayari siya dito. Tiyak na alam na nito anong nangyari sa kanila ni Bernie. Mas maganda kong pintura ate para magmukhang bago ang ating shop. Sabat naman ni Normie. Talagang magmumukhang bago yan kapag nalagay na ang pinagawa kong signboard sa harap. Natatawang sabi ni Mark na sa kanya nakatingin. Kailangan pa ba yung signboard? Oo naman para malaman na ikaw ang may-ari ng shop. Bago pa siya muling nakasagot ay may humintong tricycle sa harap. Ang kanyang tatay at nanay nang sakay niyon. Isa pang tricycle huminto at ang mga kapatid naman niyan na nag-aaral ang sakay. Uhaya na pala sila. Tamang-tama at sabay-sabay na tayo makakakain. Sabi ni Normie. Doon na tayo sa loob para maiayos na ang mesa. Sabi ni Nora at nagpauna na itong pumasok sa loob. Sumunod na rin sila ni Mark at ang dalawa pa niyang mananahi. Nakasunod na rin sa kanila ang kanyang tatay at nanay at ang mga kapatid. Makaraan ng ilang sandali ay magkakasalo na silang kumakain. Lahat sila natuon ng pansin sa pagkain. Masarap magluto si Marlene. At isa yon sa kanyang mga asset. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, swerte si Bernie kapag sila nagkatuluyan nito. Bukod sa napakasipag niya, may sarili siyang shop na pwedeng bumuhay kapag nagkaasawa na siya. Maraming kalalakihan ang naiinggit kay Bernie dahil sa kanyang mga katangian. Ang mga kasamahan nitong tricycle driver noon inggit na inggit sa lalaki. Dahil kahit tricycle driver lang, nagustuhan niya si Bernie kahit marami siyang maniligaw na may sinasabi sa buhay. Maging ang mga may kayang manliligaw niya ay naiinggit noon kay Bernie. Pinagtakpan pa nga ng mga to kung bakit ang lalaki ang nagustuhan niya. Kapag ganito na ganito ang kakainin ko, malamang na masira ang diet ko. Maya-maya isabi ni Mike. Masarap talaga magluto si ate kaya hindi kami nagsisisi nang sabihin niyang dito na kami kakain. Sagot naman ni Marita. Napatingin to kay Mike ang lahat. At balak niyo pa palang magsisi kung hindi ako masarap magluto. Kunwaring galit na sabi ni Marlene. Tawa na ng mga to sa kanyang sinabi. Sana'y laging ganito. Kahit na masira ang diet ko. Natatawang sabi ni Mark na nakatingin sa kanya. Pwede naman habang ginagawa ng mga tauhan niyo ang shop, dito na kayo kakain. Kaya lang, sabi ni Noran ay binitin pang sasabihin. Kaya lang ngayon no. Agap niya sa sinabi ni Nora. Nakakaramdam kasi siya ng nakikitang kasiglahan ng kanyang mga mananahi. Kaya lang, kailangan mo magbayad ng kakainin mo para laging ganadong pagluluto si Ate Marlene.
Sagot nitong natatawa. Hoy, anong palagay mo sa akin? Mukhang pera? Hindi naman galit ang kanyang boses at medyo nakangiti pa nga siya habang nagsasalita. Natawa tuloy ng malakas si Mark. O bakit natatawa ka dyan? Siti niya sa lalaki. Wala lang. Sagot itong parang nakakaloko nakangiti sa kanya ng ubod tamis. Uy, kinikilig. Wika naman ni Normie. Magsitigil lang nga kayo. Kumain na kayo ng kumain para marami tayong matapos. Bulyaw niya sa mga mananahi. Matagal-tagal pa rin sila nagkwentuhan na kung ano-ano lang habang kumakain. Pare-pareho silang nabusog ng magsitayo. Ang tatlo na niyang mananahi ang nagtulong-tulong na magligpit at maghugas ng kanilang pinagkainan. Nagpahinga lang sandali ang kanyang mga kapatid at nagsibalik na rin sa eskwelahan. Ang tatay naman niya at ang kanyang nanay, pumasok sa silid ng mga to para magpahinga. Gawin ng kanyang tatay at nanay ang matulog ng isang oras pagkakain bago bumalik sa trabaho. Nagkaroon naman sila ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Mark. Chapter 5. Yun ang naging simula para muling maligaw sa kanya si Mark. Alam pala nitong lahat ang nangyayari sa kanya. Nasabi rin sa kanya ni Mark na minsan ay nakita nga nito si Bernie na may kasamang ibang babae. Kaya nang malaman nito nangangailangan siya ng pampagawa ng kanyang shop, kinausap nito ang kanyang tatay. Ang daya ninyo ni tatay? Akala ko gusto niya lahat ng pagpapagawa ng aking shop? Saka ko nilang babayaran sa kanyang hulugan. Yun pala, ikaw ang may gastos na lahat. Sabi niyang hindi naman magagalit sa kanyang nalaman. Kaya lang obligado siyang magbayad dahil hindi naman pala ang tatay niyang gumagastos sa pagpapagawa ng shop. Wala namang problema doon. Kung anong kasunduan yun ng tatay mo, ganun pa rin naman ang ibibigay ko sa'yo para hindi ka masyadong mahirapan. Pwede rin huwag mo nang bayaran sa akin, sabi nitong natatawa. Ay, huwag naman. Alam ko malaki rin ang magagastos niyang shop ko. Basta, huhulugan ko yan sa iyo buwan-buwan. Ikaw ang bahala. Anito, sana huwag mong isipin na sinasamantala ko ang ginawa kong pagtulong sa'yo. Sakaling mapadala sa pagpunta ko rito, dati mo na naman niyang ginagawa saka hindi naman ganun kababaw ang pananaw ko. Salamat ah. Sana ngayong wala na kayo ni Bernie. Bigyan mo ng pagkakataon na matagal ko nang sinasabi sa'yo. Alam kong napakaaga pa para mawala ng sakit na dinulot sa'yo ni Bernie. Hindi ko mibuo si Marlene. Nakatingin lang siya sa gwapong mukha ni Mark. Kahit saan niya tingnan si Mark ay napakalayo nito sa dati nitong kasintahan. Isa tong engineer at may matatag na trabaho. Mabuting pamilya ang pinagmula nito. Mga katangian ang isang lalaki na papangarapin ang bawat babae. Hindi niya pwedeng ikumpara si Mark kay Bernie na tapos lamang ng high school at dating tricycle driver. Hindi naman niya yung sinasabi na kumuwala na sila ni Bernie. Inaalit na lisa lang niya ang mga katangian ng dalawang lalaki. Higit pa rin ang mga katangian ay Mark kaysa kay Bernie. Pero minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay si Bernie. Hindi lang niya akalain na sasaktan lamang pala nito ang kanyang puso't damdamin. Ilang beses siyang namatay doon sa matinding sakit ng kalooban dahil sa ginawa sa kanya ni Bernie. Mabuti na lamang at nakasurvive pa siya. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang mga magulang at sa mga mananahi dahil lagi nasa tabi niya ang mga to. Marlene! Tawag sa kanya ni Mark. Pasensya ka na, may naisip kasi akong bagong style ng wedding gown. Pero kasi nagpapagawa sa akin ng wedding gown. Nasunog naman ang mga katalogo ko kaya nag-iisip ako ng mga bagong style. Pagkakailan niya dito, walang-wala naman sa loob niya ang kanyang trabaho ng mga sandaling yun. Akala ko nagalit ka na sa sinabi ko eh. Bakit naman ako magagalit? Hindi naman ako ganun kababaw. Hayaan mo at pag-iisipan ko ang mga sinabi mo. Sabi pa niya dito na sinabayan pa ng pagkatamis na miss ng ngiti. Alam kasi niyang hindi mahirap mahalin si Mark kung bibigyan lang niya to ng pagkakataon. Na kay Mark ang mga katangian na hahanapin ng bawat babae sa isang lalaki. Salamat. Labis mo akong pinaligaya. Tuwa nitong sabi sa kanya. Hindi ka ba uuwi? Baka masyado kang gabihin sa daan. Hindi naman sa tinataboy kita kaya lang. Pareho tayong may mga trabaho bukas. Sabi niya dito. Sige, sabihin mo lang sa mga magulang mo na umuwi na ako. Anitong tumayo na mula sa kinuupuan nitong sofa. Halika, ihatid na kita hanggang sa owner mo. May kasiyang nadama si Mark sa kaunanahang pagkakataon ng pagdalaw niya kay Marlene. Ngayon lang niya sinamahan ng babae hanggang sa kanyang sasakyan. Salamat.
Sabi niya kay Marlene bago siya sumakay ng owner. Saan? Natutuwang tanong sa kanya ni Marlene. Sa paghatid mo sa akin? Sige na, para hindi ka masyadong gabihin sa daan. Sabi niya kay Mark. Hindi na mawawala ang mga ngiti sa labi nito. Tuloy na ako. Wala bang goodnight kiss? Namumungay ang mga batang tanong nito kay Marlene. Eto, gusto mong kiskisin ko ang uso mo. Sabi niyang natatawa na nakamba ang suntok sa lalaki. Biro lang. Sabi nito at saka binuhay na ang makina ng sasakyan. Ingat ka sa pagdadrive. Bili naman niya dito habang unti-unting umuusad ang sasakyan ni Mark. Hindi pa siya umalis sa harap ng gate hanggat hindi nawawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Mark. Alam niyang sa malaon at sa madali matututunan niyang mahalin ang lalaki. Hindi ito mahirap mahalin kung bibigyan niya ng puwang sa kanyang puso ang lalaki. Nagganap nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Mark, nagpa siya na siyang pumasok. Bahagya pang may ngiti sa kanyang mga labi na pumasok siya sa kwartong pinagsasaluhan nila ng kapatid na bunso. Mabilis na lumipas ang mga araw, nagdaan ang mga linggo at buwan. Saktong 2 buwan na ngayon mula na magkasirasi ni Marlene at Bernie. Tanggap na ni Marlene na tapos na ang kanilang relasyon ni Bernie. Kahit wala silang naging formal na pag-uusap. Muling na nung balik ang kasiyahan ni Marlene mula na sagutin niya ang pag-ibig ni Mark. Mahigit ding 1 buwan bago niya sinagot ang pag-ibig nito. Madalas silang kumakain sa labas at namamasyal. Kailan lang nakita ni Marlene ang mga katangian ni Mark. Hindi lang pala itong mabait at maalalahanin. Masyado itong protective sa kanya. Hindi lumilipas ang 1 araw na hindi ito nagpupunta sa kanyang shop. Hindi naman ito nagtatagal. Makikipagkwentuhan lang sa kanila. Sandali at babalik na rin sa trabaho. Ang mga katangian yun ni Mark ay lalong nagpatingkad ang pagmamahal niya sa lalaki. Niyaya na nga siya nitong magpakasal. Hindi na siya tumanggi dahil higit ang pagmamahal niyang nararamdaman dito kaysa sa kay Bernie. Nagsabi na sila sa kanyang mga magulang. Natuwa nga sa kanya ang kanyang mga magulang dahil nakita na raw niya ang tamang lalaki para sa kanya. Nakaplano na ang kanilang kasal at balita na sa kanilang lugar. Nagbabalak nga silang lumuwas ni Mark para bumili ng telang gagawin niyang wedding gown. Katatapos lang magkapi ni Marlene ng umagang yun, nasa palengke ng kanyang nanay, nakasabay umalis ang kanyang tatay. Ang mga kapatid niya ay nasa eskwelahan na. Hinihintay lang yun dumating ang kanyang mga mananahi para makapagsimula na silang manahi. May tanggap silang mga uniforme ng mga empleyado ng munisipyo. Ang tatay niya ang nakakuha niyon dahil empleyado ng munisipyo to. Nagwalis-walis muna siya sa loob ng shop habang hinihintay niya dumating ang 3 mananahi. Mahigit na silang 1 buwan na nakalilipat sa bago nilang shop. Habang nagwawalis siya ay dumating si Nora. Malapit lang kasi ang bahay nito kaya lagi ito ang unang dumarating. Bumati muna ito sa kanya bago nagtuloy sa kinilalagyan ng kagamitan nila sa pagtitimple ng kape. Na makapagtimple ng kape, naupo sa harap ng makina nito. Siya naman ay pumesto sa mimesa para magtabas. Alam mo na ba ang balitang kumakalat tungkol kay Bernie? Maya-maya tanong sa kanya ni Nora. Bakit? Ano ba ang balit na kumakalat tungkol sa kanya? Balik tanong niya. Mula na maging magkasintahan sila ni Mark, nawala na siya ng gana na pakikibalitaan pa ang dati niyang kasintahan. Hindi katulad noon na mabanggit lang ang pangalan nito. Napupuno ng kaligayahan ang kanyang puso. Noon yon, ngayon hindi na. Hindi na pala siya pwedeng bumalik sa abro dahil may sakit siya. Nakakuha daw sa mga babaeng kanyang nakatalik. Sabi ni Nora matapos lumagawak ng konting kape. Hindi na siya nabigla sa binalita ni Nora. Nasabi na kasi sa kanya ni Mark na madalas daw sa mga babaeng bayarin ang mga kasama ni Bernie. Bakit hindi siya magpagamot para makabalik ulit siya sa abroad? Ang dami niyang kinita. Kaya nga nagtabago ng ugali ng buong pamilya nila dahil marami silang pera. Sabi ni Marlene na walang anumang nararamdamang awa sa dating kasintahan. Nung bago dating siya, talagang marami silang pera. Wala siyang habas na maglustay ng pera. Bili dito, bili doon ang kanilang ginagawa. Wala ring habas si Bernie na magtapon ng pera sa mga babaeng bayarin na kanyang nagugustuhan. Wala namang bumabalik sa kanilang pera. Kaya ayun, balik sila sa dati nilang buhay. Mahabang kwento sa kanya ni Nora. Karma ang tawag doon dahil hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong sa kanila. Maigting naman niyang sabi. Nakatikim lang ng konting kaginhawaan, akala mo kung sino nang magsiasta? Kung nakita mo siguro ang mukha ni Aling Marta kanina, habang pinapahakot ni Aling Bella ang mga kasangkapan nila, matatawa ka sa halip na maawa. Bumalik na lahat ng kulubot niya sa mukha dahil wala nang pambili ng make-up. Natawa si Marlene. Bakit naman hinakot ni Aling Bella ang kanilang mga gamit? Kilala niya si Aling Bella na sinasabi ni Nora.
5-6 ang trabaho niyo na kilala sa buong barangay nila. Ano pa bang ibig sabihin niyon? Tsaka na marami silang utang kay Aling Bella. Hindi siguro makabayad kaya hinigla ang kanilang mga kasangkapan. Mabuti nga sa kanila para matutunan nilang tumanaw ng utang na loob. Hindi ka ba naaawa sa kanila, ate? Para ano pa? Tinuldukan ko na ang pagkakakilala ko sa kanilang pamilya. Hindi birong hirap at sakit ang kalooban ang inabot ko kay Bernie nang ipagpalit niya ako sa mga babaeng makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Mapait niyang sabi kay Nora. Paano kung bumalik si Bernie sa'yo at humingi ng tawad? Patatawarin ko siya para makabawas sa kanyang paghihirap. Pero ang pakikipagbalikan sa kanya, matagal ko na pinatay dito sa aking dibdib. Madiin niyang sabi na nakaturo ang isang daliri sa kaliwang dibdib. Tama ka, ate. Ako man ang nasa kalagayan mo, ganun din ang aking gagawin. Sang-ay ni Nora sa kanyang sinabi. Nahinto lang sila sa pag-uusap nang dumating ang dalawa pa nilang mananahi. Sandali pa sila nagkwentuhan at saka sinimulan na nila ang kanilang mga trabaho. Hindi akalain ni Marlene na magiging panauhin niya ng gabing yun si Bernie. Kauuwi lang ng kanyang mga mananahi nang marinig niya ang pagtawag nito sa labas ng kanilang bakuran. Muntik pa nga niya itong hindi makilala. Nabosesan lang niya kaya siya napabalik. Malaki na ang inihulog ng katawan nito. Makapalang balbas at bigote na halos hindi naman aahit. Maging ang buhok nito ay mahaba na rin na parang hindi nasasayaran ng sukulay. Wala na ang dating tikas nito na kanyang laging pinananabik ang makita. Nung magkasintahan pa sila nito, wala na rin ang magandang ngiti na laging nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi awa ang nararamdaman niya kay Bernie ng mga sandaling yun, kundi pangihinayang. Bumaba siya at pinagbuksan niya ito ng pinto. Papasok na sana siya para matulog nung marinig niyang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Napasyal ka? Matabang niyang sabi habang pinubuksan ng gate. Pasok ka. Salamat. Sabi nitong hindi makatingin sa kanya ng tuwid. Halikad lang tayo sa terrace. Sabi niya nagpauna ng lumakad. Sumunod naman ito sa kanya. Maupo ka. May kailangan ka ba sa akin? Sabi niyang naupo sa silyang bakal na medyo malayo sa inuupuan ni Bernie. Hindi na niya ito pinapasok sa loob ng bahay na dati niyang ginagawa nung magkasintahan silang dalawa. Ayaw na niyang malaman ng kanyang mga magulang na naging bisita niya si Bernie. Nakapagpasalamat nga siya dahil tulog na ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Hindi na rin niya ito inalok ng maiinom. Nasa dibdib pa rin niya ang malaking galit dito. Wala nang dumating ito sa abroad, 2 buwan na ang nakalilipas. Ngayon lamang ito nagpakita sa kanya. May kailangan ka ba sa akin? Untag niya dito nang mapunan niya itong walang kakibo-kibo. Walang alam na dahilan si Marlene para puntahan pa siya ni Bernie. Tiyak niyang alam na rin ito ang malalapit nilang kasal ni Mark. Gusto ko sana humingi ng tawad ngayon ko lang napag-isip-isipan na napakalaki pala ng nagawa ko sa iyong kasalanan. Sabi ni Bernie sa basag na tinig. Hindi ito makatingin ng tuwid kay Marlene. Hindi ko mibuo si Marlene na natili lang siya nakatingin sa lalaki. Taglay pa rin naman nito ang kagwapuhang minahal niya dito noon. Bagaman at napinangasan na ngayon ang pagkahulog ng katawan nito. Wala na ang dating kislap ng mga mata nito. Ang dating makapal at makintab na buhok ay parang nawala na ng sigla. Parang ang hindi na to ang Bernie na minsan ay kanyang minahal. Wala na siya makapang-anuman sa kanyang dibdib na pagmamahal sa dating kasintahan. Hindi niya akalain na darating sa puntong ganito ang pagtingin niya sa lalaki. Mahal na mahal niya to noon. Hindi siya tumingin sa ibang lalaki mula nang maging kasintahan niya to. Napailing si Marlene sa panahihinayang. Tanging ang sakit na lamang ng kalooban ng kanyang nararamdaman ay dinulot ito sa kanya. Liban doon, wala na siyang nararamdaman dito anuman. Patawarin mo ko at ituloy natin ang kasal. Maya-maya muling sabi nito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakatingin na ng tuwid ang sa kanyang mga mata. Nakipagtitigan siya kay Bernie. Gusto niyang ipadama ditong hindi na siya ang malambot na babaeng palaging naghahabol dito. Ibig sumulak ng dugo ni Marlene sa sinabi ng lalaki. Pero pinilit niyang maging kalmante at baka makaisip pa itong manggulo. Yung patawarin sa mga ginawa mo sa akin, kaya kong ibigay. Pero ang sinasabi mong kasal, hindi na mangyayari. Tuwid niyang sabi kay Bernie. Kung hindi mo nalalaman, isasabihin ko sa iyo na malapit na kaming ikasal ni Mark. Napansin niyang pag-uhit ng sakit at marahil ay galit sa mukha ng lalaki. Hindi mo yung dapat ginawa. Magkasintahan pa rin tayo. Wala tayong formal na breakup para magpakasal ka sa ibang lalaki. May langkap na galit itong sabi sa kanya. Kailangan pa ba ng formal breakup, Bernie? Kailangan, galit na sagot nito. Hindi ba't ikaw ang may sabi na
pag-aralan na kitang limutin. Dahil hindi ako masinip sa mga pinaghirapan mo. Sabihin mo kung magkano ang telang binili mo at babayaran ko sa'yo. Madiin niyang sabi. Nasabi ko lamang iyon dahil naiinis ako sa hindi mo pagsamang sumundo sa akin. Sagot nito. Napakababaw naman ang dahilan mo. Sinabi ko naman sa nanay kung bakit hindi ako makakasama. Kung tutuusin ako ang dapat na magalit sa'yo. Hindi mo man lang ako sinilip gayong nalalaman mo na susunog ang aking shop. Kung dinaluhan mo ako, baka naisalba pa natin ang wedding gown na sinasabi mo pinaghirapan mo. Nawalan to ng kibo at sinamantala niya ang pagkakataon. Gusto niyang iparamdam dito ang mga sakit na kanyang dinanas ang baliwalain siya nito. Hindi ako tumitingin ng mga naitutulong ko sa iyong pamilya nung hindi ka pa nag-a-abroad. Ganun na lang ba ang halaga ng telang pinili mo kung ikukumpara sa mga naitulong ko sa inyong pamilya? Hindi ako nang aangkin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na napakaliit na bagay na kinagagalit mo sa akin. Mangyak-ngyak niyang sabi dahil sa nararamdaman niyang galit kay Bernie. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pwede tayong pagsimulang muli. Sabi nitong agad niyang hinarang. Huli na. Maagap niyang sagot. Sumobra ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Hindi mo ba lang ako binigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag? Agad mo akong hinusgahan. Madidinit punong-puno ng galit ng kanyang boses habang sinasabi niya yun kay Bernie. Ayaw na sana niyang ungkatin pa ang nakaraan. Total naman ay wala na sila nito. Hindi lang niya mapigil ang sarili. Parang lumalabas na siya ang higit na may kasalanan kaya nauwi sa hiwalayan ng kanilang pagiging magkasintahan. Siya ang higit na dumanas ng matinding sakit ng kalooban. Kulang 5 taon siyang nanabik sa muli nitong pagdating. Pero anong ginawa nito sa kanya? Nagalito nang hindi siya sumamang sumundo dito. Pinaratangan pa siyang walang sinip sa pinaghirapan nitong tela para sa kanyang wedding gown. Napakaliit na bagay nang ikinagalit nito sa kanya. Kung wala ka nang sasabihin, gusto ko nang matulog. Marami pa akong trabaho bukas. Maya-maya ay sabi niya dito. Hindi nakaila sa kanya ang mahinang pagyugyog ng mga balikat nito. Alam niyong umiiyak to. Hindi lang niya alam kung para saan ang pag-iyak nito. Handa ako magbago kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sabi nitong tumingin sa kanya. Nakita niya ang mga luhang naglanda sa mga pisngi nito. Hindi malang natinag ang kanyang kalooban. Ayoko na makipagsapalarang muli. Sabi niya dito. Tatapatin na kita. Wala na akong nararamdamang anumang dito sa aking puso kung inaakala mo na mahal pa rin kita. May iba nang nagmamay-ari ng puso ko at malapit na kami magpakasal. Yun ba talaga ang iyong nasa puso o nagagalit ka lamang sa akin? Oo. Maigting niyang sagot. Gusto ko nang matulog. Yuko ang ulo nitong tumayo. Laylay ang mga balikat na hindi na ko magpaalam sa kanya. Diretso itong lumabas ng gate. Isinara naman niya ang pinto at saka pumasok na sa loob. Sa pagkakataong iyon, may isinama na niya sa pag-alis si Bernie ang lahat ng kanyang galit dito. Payapan ng kanyang kalooban ngayon. Nabunot na ang tinik sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na muling babalik pa si Bernie. Tinuldukan na niya ang kanyang kasaysayan. Malaya na niyang haharapin ang isang magandang bukas kasama ng bago niyang pag-ibig. Chapter 6 Finale. Naisip ni Marlene na sabihin kay Mark ang pagpunta sa kanya kagabi ni Bernie. Nang nag-aalala siyang baka sa iba pa nito malaman at maging mitsa pa ng kanilang pagkakagalit. Mahal naman lang niya si Mark kahit maikling panahon pa lamang sila naging magkasintahan. Marami kasi itong mga katangian na kanyang nagustuhan. Hindi niya naramdaman kay Bernie ang pagmamahal na inukulito sa kanya. Kaya siguro madaling mapamahal sa kanya si Mark. Gusto niyang maging matapat dito tulad ng pagiging matapat nito sa kanya. Hindi liliban ng isang araw na hindi nagpupunta sa kanyang isip si Mark. Bago ito dumiretso sa Kapitolyo ay dumadaan muna sa kanya. Kung hindi naman ito nakakapunta ng umaga, sa tanghali ito dumarating. Kung minsan isa kanila na ito kumakain habang nagkukwentuhan sila. Hindi naman ito nagtatagal. Kapag sa umaga nagpunta, mangungumusta lamang at aalis na rin. Kung sa tanghali naman, nagtatagal lang konti dahil doon na rin ito pinakakain ng tanghalian. Marami kasi itong pakyaw na trabaho. Gayunman, nagagawa pa rin siya nitong puntahan kahit sandali lang. Okay na rin sa kanya ang ganoon dahil lagi din siyang maraming tahiin. Tulad ngayon, kabubukas lang niya ng kanyang shop nang dumating to. Tinanghali yata mga mananahin mo ngayon. Sabi nito matapos siyang halikan sa labi. Darating ang mga yon, maya-maya lang.
Gusto mo bang magkape muna? Sabi niya nang akayin siya nito sa loob ng shop. Sige, maaga pa naman. Nagtimpla siya ng kape para sa kanilang dalawa. Inabot niya dito ang isang tasa at saka naupo siya sa tabi nito. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Malambing itong tanong sa kanya. Nagpunta dito kagabi si Bernie. Ano yung hindi mo na itinuli ang sasabihin? Gusto niyang alamin na magiging reaksyon nito. Hindi ka ba niya ginulo? May pag-alala sa boses itong tanong sa kanya. Hindi naman. Sagot niya nang makitang panatag pa rin ang loob nito. Humihingi siya ng tawad sa akin at gusto niya makipagbalikan kami. Anong sabi mo? Sabi ko huli na ang paghingi niya ng tawad dahil malapit na akong ikasal. Pero pinatawad ko naman siya sa mga kasalanang ginawa niya sa akin. Hindi din niya sinabi kay Mark na ilusig niya si Bernie. Hindi ba nagwala nang sabihin mo malapit ka ng ikasal? Hindi naman. Naiyak nga nang sabihin kong ikakasal na ako. Nakita niyang napailing si Mark. Bakit? Wala naman. Nanginayag lang ako sa kanya. Sinira niya ang kanyang buhay. Sayang ang malaking oportunidad na makabalik ulit siya sa ibang bansa. Mahirap para siyang makaalis na muli kapag ganyang lumalala ang sakit niyang nakuha sa babae. Kahit papano ay minadama siyang awa sa dating kasintahan. Liban sa awa ay wala na siyang maitutulong kay Bernie. Hindi ka ba natatakot na baka balik-balikan ka niya? Tanong sa kanya ni Mark. Hindi naman, pero ang gusto ko ay agahan na natin ang ating kasal. Baka makaisip pa yung guluhin tayo eh. Nasa boses niya ang pag-alala kahit hindi niya nakita kay Bernie ang iniisip niya dito. Mas maganda nga siguro kung yan ang gawin natin. Sabik na rin ako makasama kang lagi at gusto ko na rin magkaanak agad. Sabi nito nang ngingiti sa kanya ng pilyo. Kinurot niya sa tigiliran si Mark at saka mabilis siyang lumayo sa tabi nito. Pero nahuli nito ang isa niyang kamay at mabilis itong nahuli ang kanyang mga labi. Wala siya nagawa ng kalungin siya ng mga pisig nito habang magkaugpong ang kanilang mga labi. Matagal na sandali sila sa ganung ayos. Kung hindi pa dumating ang kanyang mga mananahi, hindi pa sila maghihiwalay. Ang aga naman yan, sabi ni Norang natatawa. Istorbo, sabi niyang natatawa nang umalis kay Mark. Tutuloy na ako, sweetheart, sabi naman ni Mark na bahagya pa naghahabol ng hininga. Hinatid niya ang kasintahan hanggang sa sasakyan nito. Muli siyang hinalikan ni Mark bago ito sumakay at saglit lang naman dahil nasa daan sila. Sa linggo lulubas tayo. Haharap tayo ng telang gagawin mong wedding gown. Sabi pa nito sa kanya bago nito pinatakbo ang sasakyan. Ingat sa pagdadrive, habol niya dito. Hindi pa muna siya umalis sa harap ng gate hanggat natatanaw niya ang sasakyan ng lalaking muling nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Nang ganap na yung mawala sa kanyang paningin, pumasok na rin siya. Panatag ng kanyang loob dahil wala siyang makikitang problema sa nalalapit nilang kasal ni Mark. Makalipas ang isang buwan, isang napakagandang wedding gown ang isinuot ni Marlene sa manikin niyang nasa loob ng estante ng kanyang shop. Katulong niya ang tatlo niyang mananahi habang isinusuot niya sa manikin ng wedding gown na kanyang gagamitin sa kanilang kasal ni Mark. Hindi man kasing mahal at kasing ganda ng telang pinadala sa kanya noon ni Bernie, higit ang mamaganda ang pagkakayari ng kanyang wedding gown. Simple lang ang tabas niyo na sarili niyang style. Tubang style niyon, bordado ang buong katawan niyo ng tela na maliliit na dahon na kulay peach. Ang magkabilang manggas ay tila kulambo na maaaninag ang maputi niyang braso kapag kanyang isinuot. Mula naman sa bewang ay nakafitted sa makurba niyang balakang hanggang sa ibaba. Ang pinakabelo niyon ay katulad ng manggas ng kanyang wedding gown na kasing nipis ng kulambo na sadya sayad hanggang sa lupa. Kung susuriin ang kanyang wedding gown, napakasimple ang pagkakayari pero makatawag ng pansin sa mga makakakita. Maging si Mark ay humanga sa kanyang galing sa pananahin ng wedding gown. Ito nga nagsuggest sa kanya na i-display muna niya sa kanyang estante yun. Sa isang linggo pa naman kasi ang kanilang kasal kaya sinunod niya ang kagustuhan ni Mark. Hindi na siya nagtaka kung bawat makakita niyo ay humahanga. Ang ganda mo siguro lalo ate kapag suot mo ng wedding gown na yan. Humahanga sabi ni Nora matapos silang isuot sa manikin ng kanyang wedding gown. Higit na maganda yan kaysa dun sa nasunog. Para ding imported ang tela dahil sa maganda mong pagkakaborda. Sabi naman ni Noemi. Dapat lang dahil ako ang magsusuot niyan. Sagot ni Marlene na may pagmamalaki. Ate, ganyan din ang gawin mo sa aking wedding kapag kinasal kami ni Mario ah. Singit naman ni Marita. Kailan ba? Matagal pa naman, nag-iipon pa kasi kami.
Hayaan mo't mag-iisip ako ng higit na maganda. Sagot niya sa kanyang mananahi. Okay na sa akin ang ganyan. Tingnan mo ang daming tumitingin. Sabi ni Marita sabay turo sa mga tao sa labas ng kanilang shop na tinitingnan na nakadisplay na wedding gown. San mo ba nakuha ang style niyan? Tanong ni Nora. Naisip ko lang yan at wala akong pinarisan. Sagot ni Marlene. Maganda talaga? Humahangang sabi ulit ni Nora. Ang mabuti pa kumain na tayo ng merienda bago tayo manahi. Yaya niya sa mga to. Nagsunuran na sa kanya ang mga to at kanya-kanya silang timpla ng maiinom. May biniling banana cue si Marlene at iyon ang kanilang memeryendahin. Saglit pa, nakatuon na ang kanilang pansin sa pagkain. Masaya ang pakiramdam ni Marlene habang kumakain sila. Alam niyang lalong maiinlove sa kanya si Mark kapag suot na niya ang ginawa niyang wedding gown. Makalipas ang isang linggo ay ginanap ang kasalin na Marlene at Mark sa simbahan ng Balanga. Hindi man masabing magarbo at ingrande ang gayak ng simbahan, lumabas namang napakaganda ng pagkakaayos dahil sa kaibigan ni Mark na isang mahusay na designer. Marami ang sumaksi sa kasalang dalawa. Karamihan ay mga kakilala at kaibigan ni Mark sa trabaho. Hindi rin naman nagpahuli ang mga kabarangay ni Marlene. Gusto kasing makita ng mga tong suot ni Marlene ang napakagandang wedding gown na siya mismo ang gumawa. Karamihan ng mga kababaihang nasa loob ng simbahan, hangang-hanga sa napakagandang pangkasal na suot niya. Kaya naman halos lumiyad ang malaking dibdib ni Mark sa mga naririnig na papuri at paghanga kay Marlene. Buhos na buhos ang pansin ng lahat ng tao ng nasa loob ng simbahan sa mga kinakasal. Wala ni isa mang nakapansin kay Bernie na nasa isang sulok ng simbahan. Halos hindi na tumakilala dahil sa itsura nitong tila isang pulubong gisgusin. Mahaba ang buhok nito pati na ang balbas at bigote. Bahagyan at unghukos dahil sa laki ng pinayat, dala na nakuhang sakit sa mga babaeng nakatalik nito. Kung papansinin nitong mabuti, makikita nag-uulap ang mga mata nito habang pinapanood ang mga kinakasal. Nakalarawan sa mukha ang malaking kalungkutan. Hindi nito natpigil ang pagpatak ng mga luha ng sumigabo ang malakas na palakpakan bilang hudyat ng pagtatapos ng kasal. Halos mapuno ang nakakabing palakpakan ng loob ng simbahan. Walang hinto ang kislapan ng mga kamera. Isa't isa ay bumabati sa mga bagong kasal. Mabuhay ang mga bagong kasal! Sigawan ng mga kakilala at kaibigan ni Marlene at Mark. Wala namang tigil sa pagsasabi ng mga petal ng bulaklak na may kasamang bigas ang mga pininsan ng dalawa. Maging ang tatlong mananahin ni Marlene ay naging abay, hindi na mailarawan ng katuwaan. Habang palabas ang mga kinasal ay nagmamadali namang tumalili si Bernie. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita nito ang babaeng minsan ay nagmahal sa kanya ng labis. Puno-puno ng kalungkutan at panghinayang ang puso ni Bernie habang nakikipag-gitgitan ito sa mga taong palabas ng simbahan. Alam nitong tapos na ang kanilang kasaysayan ni Marlene. Wala na siya mukhang iharap dito. Ang dalangin na lang niya, maging maligaya sana ang bagong buhay na tatahakin ng mga to. Minsan pa niya pinagmastan si Marlene na makalabas siya ng simbahan. Nakita niya sa magandang mukha ng dating kasintahan, ang kapanatagan at kasiyang bumabalot sa buo nitong pagkatao. May napakasayang tuwa sa kanyang dibdib. Alam niyang tanda yun na natanggap na niyang hindi talaga sila ang magkapalaran ni Marlene. Lumarawan ang isang ngiti sa maputla niyang mga labi at saka nagmamadali na siyang umalis sa lugar na yun. Sa isa namang medyo class na restaurant, idinaos ang reception ng mga bagong kasal. Kasama nila ang kani-kanilang pamilya na nagtungo doon pagkagaling nila sa simbahan. Halos hindi nakakain si Marlene at Mark dahil sa pag-entertain ng kanilang mga bisita. Palibasa, kinilang tao si Mark kaya napakarami nilang naging bisita. Maging si Marlene ay marami rin naging mga panauhin. Karamihan ay mga customer niya sa pananahi. Hindi matapos-tapos ang paghanga ng kanilang mga panauhin sa suot na wedding gown ni Marlene. Napakaganda naman kasi niyon at lapat na lapat sa katawan niya. Tila nga isang modelo ng mga damit pangkasal si Marlene ng mga sandaling yun. Proud naman si Mark sa mga papuri at paghanga naririnig niya mula sa kanyang mga kakilala at kaibigan. San mo ba pinagawa ang wedding gown ng asawa mo at napakaganda naman ng pagkakayari? Bagay na bagay sa kanya? Humahangang tanong sa kanya ng isa nitong ninang nang lapitan nila to para magmano. Siya lang po ang gumawa niya, ninang. Modista po siya sa kanilang lugar, sagot ni Mark. Napakahusay naman palang modista niyang asawa mo. Kapag nga kinasal ang aking apo, sa kanya ko ipapagawa ang wedding gown. Sabi pa nito. Salamat po, ninang, sagot ni Marlene.
Hayaan mo kapag may nalaman akong ikakasal sa lugar namin, irerekomenda kita. E sige po Ninang, lilipat muna po kami sa ibang mesa ha, sabi ni Mike. Inisa-isa nilang mag-asawa ang bawat mesa ng mga panauhin. Panipaghanga ang kanilang naririnig sa mga to. Lahat ay humahanga at pumupuri sa suot na wedding gown niya. Tuwang-tuwa naman si Marlene. Hindi niya akalain na magiging center of attraction ang suot niyang wedding gown. Alam niyang napakaganda talaga ng kanyang pagkakayari doon. Kahit simple lang ang pagkakagawa niya, nagmukhang elegante at mamahalin dahil sa mga board ng kanyang nilagay. Pwede na siguro tayong tumakas, nalibot na naman natin ang bawat mesa. Mahinang bulong sa kanya ni Mark habang pabalik sila sa presidential table. Muret, kurot niya sa tagiliran ng asawa, alam niya ang gusto nitong mangyari. Hintay na natin makauwi silang lahat, pagsasawain kita hanggat gusto mo. Humawak siya sa kama nito habang pabalik sila sa kanilang mesa. Siya man inasasabik na ring masolo ang asawa. Umabot siya sa edad na 27 na hindi nakaranas sa makipag-sex kahit nagkaroon sila ng kasintahan. Panatag ang kanyang loob na malinis niyang maipagkakaloob sa asawa ang pinakaingatan niyang dangal. Matapos ang isang linggo nilang honeymoon sa Baguio, umuwi na silang mag-asawa. Doon muna sila tutuloy sa bahay ni Marlene hanggat wala silang sariling bahay. Kung doon sila tutuloy sa bahay ni Mark, masyado siyang mapapalayo sa kanyang trabaho. Wala namang problema dahil may sariling sasakyan ng kanyang asawa. Araw-araw ay nagtutungo to sa Kapitolyo at pwede siyang idaan muna sa kanila bago to magtungo sa trabaho. Kaya lang ayaw din ng ganun ni Mark. Masyado raw siyang mapapagod kung araw-araw sila magbabalikan mula Limay hanggang Balanga. Naisip nga nilang palakihin na lamang ang kanilang shop. Gagawin nilang up and down ang itaas ng kanilang magiging pugad ng pagmamahalan. Malaki pa naman ang espasyo ng kanyang shop dahil malaki ang kanilang lupainan na mana ng kanyang nanay sa nasira nilang lolo at lola. Madali na yung maipapaayos ni Mark. Isa tong engineer at maraming mga tauhan. Balak nga nilang sabihin sa kanyang mga magulang ang kanilang plano mag-asawa. Tanghali na makarating sila ng bahay. Sumalubong agad sa kanila ang tatlo nilang mananahi. Tumulong ang mga to sa pagbubuhat ng mga pasalubong nilang dala. Parang nahiyan ka sa Baguio ate. Medyo tumaba ka ng konti at pumuti, sabi ni Nora habang papasok sila ng bahay. Pare-pareho silang may mga bit-bit. Hindi hiyang. Tiyak na nasobrahan, nakangising sabi ni Noemi. Murit, kulot ni Marlene sa kanyang mananahi. Nakapasok sila sa loob ng bahay at nagmano sila mag-asawa sa kanyang tatay at nanay na natawang naro ng ganong oras. Kawangay ng Diyos, sabi ng kanyang nanay matapos sila magmano dito. Kumain na ba kayo niyan? Marami ako nilutong ulam dahil alam kong darating kayo ngayon. Hindi pa nga po, hindi na kasi kami kumain sa daan dahil tsak na magluluto kayo, sabi ni Marlene. Ipagsandok niyo ang ate at kuya niyo, baling ng kanyang nanay sa tatlo niyang mananahi. Parang pamilya na rin ang turing ng kanyang mga magulang sa tatlo. Ibinabalang nila ang kanilang mga gamit at pasalubong na binili at saka sumunod na sila sa kusina. Hindi naman nagtagal na ipaghain sila mag-asawa. Sandaling nawalan sila ng kibuan dahil pareho na rin silang nagutom na mag-asawa. Naku ate, ang daming naghahanap sa iyo ng mga magpapakasal. Gusto raw nilang magpagawa ng katulad ng wedding gown mo. Maya-maya sabi ni Nora habang namamakpak ito nang uwi nilang pasalubong na mag-asawa. Anong sabi mo? Tanong niya. Ang sabi ko bumalik na lamang sila bukas, baka kasi pagod ka pa. Talagang pagod pa ang ate niyo at mapapagod pa yan mamayang gabi. Kaya tamang sinabi mong bumalik na lamang sila. Natatawang sabi naman ni Mark. He? Baka naman masobrahan ka na? Bundol niya sa katabing asawa. Nagtawa na ng tatlo niyang mananahi. Kahit mga dalaga pa rin ang mga to, alam ang ibig niyang sabihin. Abot-tenga ang mga ngiti ng sa kanya ng mga to. Magsitigil nga kayo niyang mga kabaliwan niyo, kadalaga niyo kung ano-anong naiisip niyo. Bulyaw niya sa mga to na hindi naman galit ang tono ng boses. Yung bang wedding gown ko ay naibalik niyo na sa ating mannequin? Mukhang ikaw ang nasobrahan ate. Hindi mo na napansin na suot na ng mannequin ang wedding gown mo. Sagot ni Normie na namimilyo ang pagkakangiti sa kanya. Namula ang mga pisingin ni Marlene. Hindi talaga niya na po na nasuotan ng mannequin na kanyang wedding gown. Masyado kasi siyang natangay na kaligayahang lumulukob sa buo niyang pagkatao mula nang ikasal sila ni Mark. Magsibalik na kayo sa inyong trabaho at ako na magliligpit ng aming pinagkainan. Magpapahinga lang kami sandali ng kuya niyo at bababa din ako agad,
taboy niya sa mga to. Uy, magpapahinga lang daw, panunokso ni Nora at saka nagmamadali itong tumayo. Sumunod naman dito ang dalawa pa niyang mananahi. Nagkatawanan na lamang silang mag-asawa. Isang araw, habang inaayos si Marlene ng wedding gown na suot ng manikin ay may lumapit sa kanyang babae. Tingin niya ay nasa 18 hanggang 20 ang edad nito. Kahit mukhang hirap ang buhay ay malinis at maayos naman ang suot na damit. Pechura ang babae at halos kasing katawan niya ang kasing taas. Titig na titig to sa wedding gown na suot ng manikin. Parang may magnetong humihila sa kanya na kausapin ang babae. Lumabas siya ng kanyang shop at nilapitan ng babae. May kailangan ka ba? Tanong niya dito. Ang ganda naman po niyang wedding gown na isinusuot niyo sa manikin. Talaga? Opo, ang sarap po sigurong isuot niyan. Ngumiti ito sa kanya. Napunan niya ang malaking kalungkutan sa mga mata nito. Sino po bang may-ari niyang wedding gown? Tanong din ito sa kanya. Ako, yun ang ginamit ko sa aking kasal. Pinaarkila niyo po ba yan? Naku, hindi. Bali yan ang pang-display nitong shop. Sabi niya sa babae. Bakit mo na itanong? Lalo nagtaka si Miley nang lumarawan ng lungkot sa maganda nitong mukha. May nadama siyang awa sa babae kahit hindi niya to kilala. Kasi po, ikakasal kami ng kasintahan ko sa isang buwan. Mahirap lang po ang napapangasawa ko at problema po namin ang damit pangkasal na gagamitin ko. Hindi niyo po ba pwedeng iparikila sa akin ang wedding gown niyo? Tanong nito sa boses na punong-puno ng kalungkutan. Hindi malaman ni Marlene kung anong damdamin ang sumuha sa puso niya nang marinig ang sinabi ng babae. May awa siyang nadama para dito. Gusto mo bang isuot ang wedding gown ko? Opo, napakaganda po kasi. Sagot nito. Sige, hindi ko rin ipapaarkila sa iyo. Ipapahiram ko na lang. Talaga po, maraming salamat po. Napakabait niyo po pala. Sabi nitong halos maiyak sa katuwaan. Sige, balikan mo na lang bukas at ipalalagay ko muna sa kahon. Maraming salamat po. Pwede po kayang maging ninang at ninong namin kayo kahit po walang regalo. Sobra-sobra na po regalo ang pagpapahiram niyo sa akin ng wedding gown. Tuwang-tuwa itong yumakap sa kanya. May kasiyahang nadama si Marlene habang tinatanong niya ang papalay yung babae. Minsan pa ay muling hinangaan ang wedding gown ni Marlene na suot ng kanilang aanakin sa kasal na mag-asawa. Higit na tumingkad ang ganda ng kanyang wedding gown dahil higit na maganda at mahubog ang katawan ng kanilang aanakin sa kasal. Parang higit na gumanda ang wedding gown mo nang maisuot ni Marife. Walang mag-aakalang ikaw ang may-ari ng wedding gown niyang suot. Bulong sa kanya ni Mark. Oo nga, para talagang sa kanyang wedding gown. Sagot niya kay Mark. Tsaka na hindi mo na yun pwedeng maisuot kapag dumating tayo sa 25th anibersaryo. Mataba ka na yun dahil marami na tayong anak. Pagdating natin sa panahong yun, natatawang sabi sa kanya ni Mark. E di gagawa na lang ulit ako ng iba. Higit na maganda dyan at seseksihan ko ang tabas para magmukha pa rin ako maganda sa paningin mo. Nagkatawanan sila mag-asawa. Hindi akalain ni Marlene na ang wedding gown niyang ginawa magiging daan ng kanyang kaligayahan. Wala na siyang agam-agam sa kanyang puso at natagpuan niya ang lalaking tunay at tapat ang pag-ibig na inukol sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Marlene at Mark. Nawa kayo naging joy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.